Nakabahan ka po ba nun? Okay, pwede pa palang makaraman natin siya. Yeah. Okay, mga kaibigan, good evening po sa inyo lahat. Good evening! Nakinig ako na nasa likod? Yes! Okay, so... Anyway, para kailan lang, no, nakita ko itong si Rue. Nung pong na-presentan ko ito, totoo yun, nag-on the spot yan eh. Diba? Talagang dito sa negosyo ito, hindi nyo kailangan maging magaling. Kasi yung galing po na papag-aralan. For as long as totoo ka sa sinasabi mo, because you'll be inspiring a lot of people, diba? It is not about selling, but it is about inspiring people. Alam niyo po, mga kaibigan, sa mga nandito na nakilala na po ako dahil nakatend na yung iba ng Saturday, hindi ba? Sino rito yung nakatend po noong Sabado as a kumay? Okay, so yung iba hindi pa rin. At first time nyo na po ako makikita. Anyway, sa mga baguhan po na ngayon pala ako nakita, no? Hindi po ako based dito sa Dubai, but you will see me regularly. Dahil isa rin po ako sa nakikipagtulungan para mas marami pa po mag-millionary po dito sa Dubai. Yes! Sa ganda po ng opisina ninyo dito, sa gagaling po ng mga leaders na meron kayo dito sa Dubai, naniniwala ako na mga susunod na milyonaryo po magagaling dito sa Dubai. Yes! 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 So anyway, mga kaibigan, syempre, bago ang lahat, allow me to introduce myself. Because, well, once upon a time, katulad po ninyo, wala rin po akong kaalam-alam sa Royal Business Club. Kumbaga, I had totally no idea kung ano po klaseng negosyo ito pinapasok ko. Hindi ko rin alam kung saan magagaling yung grupo na mabubuo ko dito. Na hindi ko rin po alam kung saan magagaling yung mga members na mapasok sa akin. Parang kayo, di ba? Ang dala ko lang noong time ko na yun, na nagsimula ako sa negosyo to, baliw lang ako sa negosyo to. Baliw lang ako na pwede daw ako yumaman. Tama, mali. Okay, kasi alam nyo, sa umpisa naman, hindi naman agad-agad po maintindihan yun kung paano agad patakbo yung negosyo to. As I always say, you cannot understand everything in one sitting. You know, every day will be a learning day. Yung araw-araw kong ginagawa yung Royal, yung araw-araw kong ma-attend ng training, kuma-attend ng meeting, yung mga actual experiences mo, doon ka unti-unting natututo sa negosyo ko. Pero siguro, one thing na realize ko po sa business na to, you just have to enjoy the process. Kasi para sa akin, yung pagyaman ko, yung pagiging successful sa negosyo to, you know, it doesn't happen overnight. Tama, mali? Okay, ngayon, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, you practically do not enjoy what you're doing, ang tendency, maiinip ka eh, di ba? Okay, pero if you enjoy the process, if you enjoy the journey, ine-enjoy niyo yung pag-royal, yung pag-attend na seminar, yung pagpunta sa opisina, pakikipag-mingle sa ibang mga royalistas, eventually, lahat ng ginagawa niyo sa negosyo, it will just come out naturally. And the more you become natural about the business, the more effective you will be. Pag natural ka na ginagawa yung negosyo, mas nagiging mas effective ka. In other words, ladies and gentlemen, bakit ito sinasabi sa inyo? Bago kayo mambaliw na ibang tao, dapat kayo muna baliw. Tama? Yes. Bago kayo mag-convince ng ibang tao, dapat ikaw muna talaga yung naniniwala at convincido. Yes! You know, you cannot change it. Hindi pwede pagihin it. Ako po, na-sales ako kasi. I've been to sales for quite some time. And I see the difference between Royal and kung sa pinasukan ko po dati. I came from a real estate company. So dati po ako executive property consultant. I was being promoted at that time as the sales director of the company. At tulad nyo, maganda lang pakinggan nyo, pero puro dati walang dati. Diba? Siyempre, katulad nyo po, naghahanap nyo ako na extra income. Nakita ko difference dito, you know, selling is different from inspiring. Kasi pag nagbibenta kami sa kahit hindi ko, sinasabi ko makabenta ka lang eh. Tama, mali. But if you inspire people, hindi ka pwede magsinungaling kasi puso sa puso nag-uusap. So, ang negosyo to, nakita ko, it's about inspiring people. You're going to inspire them to be like you. Kung ano maramdaman mo, dapat maramdaman nila. So, parang you are passing on the energy. So, if you are passing on the energy, you should be passing on the positive energy. Ngayon, kung wala kang ipapasa positive energy, wala kang makukuha magandang resulta. Tama, mali? Tama. In other words, ladies and gentlemen, ang point ko lang, personal power always comes from within. Mula sa loob, palabas. So it's an aura na nakikita. Yung excitement mo, yung enthusiasm mo, it is like a magnet that will attract other people. Tama, mali? Tama. Alright, mga kaibigan, 6 years ko na ginagawa ko yan. Nakikita niyo man po ako, na ganito na ako, kasimple at ka-effective na speaker. It's because I've been doing this for 6 years.
And you have to understand and you have to realize that 6 years ago, kung ano ka, ganyan din ako. Kung ano nararamdaman ko, ganyan din nararamdaman ko. Diba, totoo ba to? May mangyari kaya sa akin? May ma-invite kaya ako? May mag-join kaya sa akin? Yung mga bagay na ganun po, mga kaibigan, ay normal na nararamdaman ng isang baguhan. Guys, do you understand? Yes. Okay, kaya ngayong gabi po, I personally requested for an RTO. Ito pong training na to, this is one of, it is actually my favorite presentation. Ito yung pinaka-paborito ko eh. Kasi ito talaga ang nagpapayaman. Ito ang nagpapatatag, ito ang nagpapatibay sa isang distributor. Kasi madaling magsimula. May 1,350 ka lang, member ka na eh. Tama, mali? Tama. Pero ang tanong, how long are you going to stay? Ang tanong, how are you going to sustain it? Madaling mag-member, pero ang tanong, paano ka tatagal ka pa? Tama, mali? Tama. Okay? So, ang nagpapatagal at nagpapatibay po sa isang distributor, yung tinatawag na RTO. But basically, there are three basic seminars that you need to attend. First is the RPP. Yan yung pinresent ko noong Sabado po. Yun yung mga may 150, 150, 150. Basically po, ang RBT, this is the what of the business. Ano ba yung negosyo? Yung konsepto po, ipinakita. Okay, yung product demo, obviously, we'll be focusing more on the products, yung mga produkto. Well, importante yung matin kayo ng product demo dahil ang puso po na negosyo ay nasa produkto pa din. Mahirap magbenta kung hindi mo alam yung binibenta mo. Tama din. Pero ang hindi nyo dapat kinakaligtaan, one thing that you should not really miss, especially for beginners like you, yung tinatawag na RDO. Kasi yung RDO will teach you the different techniques and strategies on how are you going to do the business. Kung paano mo gagawin yung negosyo. O pwede po. Kasi may iba, di ba, pagka-member, tira na ng tira. Bara-bara na. At end of the day, nababurn out na, napagod na, pero walang na-accomplish. Tama eh. Tama. Yun, limang buwan na ako sa Royal, napapagod naman ako. Kumahataw naman ako, pero bakit yung resulta na gusto kong mangyari sa akin, hindi ko nakukuha. Tama? I'll share your story. This is a story about a computer boy and a technician. Kwento po na isang bata at isang computer technician. One time yung bata, nasira yung computer niya. Pina-check up niya sa isang technician. Sabi niya doon sa manong, ah, manong technician, pagawa ko itong computer ko, pakitingnan ko kung ano po ang sira. Ang ginawa ng technician, sinipat yung computer, tinignan sa harap, tinignan yung likod, tinignan yung side, tinignan yung another side. Nung nasipat na yung buong computer, pinalo ng technician ang pagkakas-kakas. Pagkapalo, binuksan. Pagbukas, nag-on. Sabi niya yung bata, paano? Ang galing mo naman. Pagkano naman babayaran ko sa'yo sa paggawa ng computer ko? Sabi ng technician, ah, bayaran mo na lang ako ng 1,000 pesos. Grabe naman, si pinalo nyo lang 1,000 piso na ko. Bigyan nyo naman ako ng breakdown, bakit naging 1,000 yan? Sabi ng technician, alright, I'll give you a breakdown. 1 peso for heating the computer. 999 pesos knowing where to heat. Hindi pwede palo ka lang ng palo. Hindi pwede tira ka lang ng tira. This is the simplest business in the world, but there's the right system to be followed. May tama sistema ang dapat gawin. I don't like you to end up burning out na wala nangyari. Hindi kasalanan ng Royal yun. Kasalanan mo yun. Tama mali? Tama. Why? Kasi minsan sa sobrang excitement, feeling mo ganun lang ang gagawin mo at pag-attend mo ng RDP, di ba? Katulad ko po, first time ako umattend ng presentation RDP, that was July of 2006. Sa dami na sinabi ng speaker, umabot ko na 2 oras ang seminar, paglabas ko, isa lang natandaan ko. 12,888, yun po yung package Pilipinas. Pag-uwi ko sa bahay namin, tingin ko sa nanay ko, 2,400. Yun po yung 150 nyo. 2,400 paying. Alam mo, sa daming sinabi, wala po ako natandaan. Sabi ko doon sa kaibigan ko, kasi nag-member po ako agad eh. Kasi ang natandaan ko lang, dapat mag-member. Pag nag-member, maghahapot na maghahapot. Kaya ako po sa sales ako eh. Kahit na hindi ko kilala eh, hindi rin ino-operan ko ng pondo. So, para feeling ko, noong time po na yon possible. Hindi rin ako sigurado. Sino ba ang makakalam kung hindi mo susunukan? Tama, mali. So ako po, deny ko, nag-member ako. Sabi ng tao, nung sponsor ko, sabi ko, anong susunod kong gagawin? Tama? Pagka-member mo, di ba, sobrang baliw ka.
Dagdag mo yung package pag uwi mo sa bahay. Ano gagawin ko ngayon? Tama mali? Tama. Because you know, hardest part in any job is getting started. Minsan hindi mo alam kung nadala ka lang ba sa sobrang hype. Nabigla ka lang ba? Nasinda ka lang ba? Nung nakapag-isip-isip ka na, nakauwi ka na, teka lang, ano ba ito? Tama ba ito ginawa ko? Eh, 12,000 pesos po, malaking bagay sa akin. 18,000 lang ang sweldo ko, wala pang tax. Alam mo yun, wala ko isa-isa, halos 10 na sweldo na yun. Tama, mali? Siyempre, may mga rate, may commissions po kami. Kaya mga kaibigan, sabi nung kaibigan ko sa akin, Raps, ang gagawin mo lang, magbit-bit, mag-aral. Magbit-bit, mag-aral. Magbit-bit, mag-aral. Yun lang daw ang gagawin. Sabi ko, ganun lang, yayaman na ako. Magbibit-bit lang, tapos mag-aaral, yayaman na. Oo, ganun lang, sabi niya. Ang good news, kinabukasan po, sinubukan ko magbit-bit. Itong malupit. Yung palang magbibit-bit ang mahirap. Pag drawing-drawing lang sa whiteboard, parang ang dali-dali eh. Tama, mali? Tama. Yung pag-aaral, madali, kasi sarili mo lang ang bibit-bitin mo dyan. Pero yung magbibit-bit ka ng ibang tao, kapal, like, sinubukan kong bibit-bitin ng mga office mates ko, wala sumama. Minsan kasi inaasahan mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano ang naramdaman mo, yun din ang dapat maramdaman ng lahat ng tao sa paligid mo. And then finally, you will realize, teka lang, bakit gano'n? Hindi sila sumasama. Teka lang, bakit gano'n? Hindi nila naramdaman yung naramdaman ko. Is there something wrong with me? Para sa akin ba to? Ito bang royal ay madali lang? Kaya ko ba to? Unti-unti na ngayon pumapasok yung kung ano negative sa utak natin. Agree? Yes! Agree? Yes! So, ladies and gentlemen, yung kwento natin, wala ko na tayong pinagkaiba. Pare-parehas ang kwento nating lahat eh. Tama, Mali? Tama. Okay, ano yung unang mararamdaman mo? First thing that you will experience, yung tinatawag na takot at duda. Hindi ba? Doon ka na magsisimulang matakot. Doon ka na magsisimulang kabahan. Ako, teka lang. Magre-remit ko to sa pamilya ko eh, pinag-member. Teka lang, totoo ba talaga may magnapapamember ako? May mangyayari ba talaga sa akin dito? Pero nag-member ka, minsan, out of excitement, sino ba naman ang ayaw umaman? Siyempre, 1,350, minsan nakapag-member. Kaya lang mga kaibigan, naniniwala ako, excitement is not enough. Yung excited ka, yung baliw ka sa negosyo, hindi sapat yan. Kailangan po yan para makapag-invite ka, para mag-sustain sa business na to. Pero hindi sapat yan. I believe kailangan ma-strengthen nyo yung belief nyo sa ginagawa nyo. Kasi kapag naniniwala ka sa ginagawa mo, regardless of those people who will discourage you, regardless of those people who will reject you, it doesn't matter already. Parang kang kabayo na mayroong kapal lodo. Tama? You just focus on your goal. Tama, mali? Why? Kasi malalim na yung paniniwala mo sa ginagawa mo. So, ano yung point ko, mga kaibigan? Hindi mo pwede sabihin sa kumari mo, Mari, halika, sumama ka sa akin, yayaman tayo sa Royal. Pagtalikod mo, totoo kaya ako yayaman din. Tama? Halika sa mga sabi, maganda tong Royal. Magtalikod mo, ano kaya tong Royal dito? Maganda ka kaya? Ibig ko sabihin mga kaibigan, it is you who can make it happen. Ngayon, yung marami sa atin sa umpisa ng dududa, ano yan, too good to be true. Parang masyadong maganda ang hirap paliwanagan. Bakit? Hindi tayo kasi na-expose sa ganyang kalaking pera. Let's face it, kahit nandito kayo sa Dubai, hindi mo, you don't imagine yourself earning 42,000 dirhams in a month. Tama, mali? Yes. Eh, yung 1-5 dirhams, may ibang kinikita yan sa isang buwan eh. Tapos dito daw, 1,500 dirhams in a day. Imagine mo, wala ka nang kapangapangarap sa buhay, kontento ka lang sa takbo ng buhay mo, na nakakarapos ka, nakapagpadala sa pamilya, okay ka na, tinanggap mo na sa sarili mo, ganyan ang buhay mo eh. And then finally, one time, bigla magugulo ang takbo, naimbitahan ka sa Royal, may nagsalita sa harap mo na hindi mo kilala, at sabi dito, pwede kayo umaman. Tama, mali? So, sa umpisa, hindi ganun kadaling paniwalaan. Normal po yun. You know, fears and doubts are normal every time you're entering a new territory. Ang duda po at ang takot, normal lang naramdaman ng isang tao every time may ginagawa siyang bago sa kanya. Tama, mali? Yung first time ba, lahat ng first time nakakatakot, lahat ng first time nakakaduda. Remember your first day at work, your first day in school, yung first time yung sumakay sa aeroplano, yung first day yung po dito sa Dubai,
Alam mo yun, nakipagsapalaran ka, wala kang kamag-anak, wala kang kakilala, basta pumunta ka lang dito, lakasan lang ng loob. Ang bit-bit mo lang, yung pag-asa na kung pwede kang umaman at pumasensya dito. Pero nandun pa rin yung kaba kahit papano. Tama rin. Unang-una, hindi ka naman familiar sa lugar na to. Pangalawa, wala kang kakilala dito. Tama mali. Pero as time passed by, habang araw-araw, marami kang nakikilala, unti-unti napafamiliarize ka na sa lugar, sa mga tao, unti-unti po yung kaba nawawala. Unti-unti yung duda na aalis. Tama mali. Tama. Mga kaibigan, wala po yung pinagkaiba dito sa pagbabayan. Bakit? Yung unang sapat niyo sa negosyo to, normal lang nakabasag ka. Normal lang na magduda ka muna. Bakit? Kasi first time mo itong na-encounter. First time ka naka-encounter ng ganitong klase ng negosyo. Guys, do you understand? Yes. Pero ang hindi normal, yung hindi mo yan ma-overcome. May iba pa nga, unfortunately, member na nagdududa pa. Seven heads na nagdududa pa. Tama ito, tama ba itong ginawa ko? Nakuha niyo po? Yes. Okay. Bakit? Kasi umpisang punta mo dito, ano pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan, puro pangarap. Diba? So, napansin niyo po, for how many hours na umupo ka ng presentation, walang pinag-uusapan kung hindi, they talk, we just talk about all your dreams. At ladies and gentlemen, hindi tayo sa rin pinag-uusapan yung pangarap natin. Agree? Yes. Ilang taon ka na sa Dubai? Did it happen na once in your whole life, or once in your whole stay here in Dubai, tinanong ka ng boss mo kung ano ang pangarap mo? Sinabi sa'yo ng boss mo, halika dito, ano ang pangarap mo sa buhay? Tinanong ba yan? Never. Why? Kasi wala siyang pakialam sa pangarap mo. Kaya kanya nga hinar para sa pangarap niya. Tama mali? Tama mali? So ikaw, para tanungin ka kung ano pangarap mo, hindi sa'yo normal na mga pangyayari. Kaya na pumunta ka dito, syempre pinag-usapan pangarap, syempre nandun yung medyo kinabahan ka, totoo ba ito, rocket ito, makasigap ito. Tama mali? Pero mga kaibigan, ito lang gusto ko sabihin. Una-una, wala dapat pagdudahan sa negosyo ito because the company has proven so many things already. You know, ako po nagsimula sa negosyo ito, I could have all the reasons in this world to doubt this company. Kasi nagsisimula pa lang po ang Royal dati, wala pang resulta. Wala pa pong umaman sa Royal, wala pa pong nakabili ng kotse, wala pa pong maiturong umaman sa negosyo ito. Pwede ko sanang pagdudahan. Kaya lang mas nangibabaw po sa isipan ko, paano kung totoo yung sinasabi ng tao sa harap ko at hindi ako nakinig? Paano pala kung totoo yung sinasabi ng tao sa harap ko at hindi ako naniwala? Di ba? Wala po nagsimula na may resulta agad. Tama mali? Tama. Okay? At least kayo po, kapag join ninyo sa Royal, hindi kayo ang unang-unang taong papayamanin ng negosyo ito. Magduda ka kung invite ka dito at sinabi sa'yo, susubukan lang to sa'yo. Kung yayaman mo, okay. Tama li. Ito nga pala yung sistema ng Royal. Itatry natin kung talaga mag-work to sa'yo. Doon, pwede ka pang magduda. Tama li. Kasi wala pang umasenso. Hindi pa nag-work yung system. But ladies and gentlemen, for the past 6 years already, this company has produced more than 500 millionaires already. Diba? Kung paano mo ipapaliwanag itong Ferrari darating ni Mr. Daniel Gancho? Yeah! Diba? Meron ka pa pa namang ginagawa maliban sa Royal? Wala na. Tama mali. Ibig sabihin, if this system works for Sir Danny, if this system works for me, if this system works for so many people, ibig sabihin, this system is really working. Ibig sabihin, gumagana talaga yung system. For as long as gagawin ko siya. Nakukuha niyo po? Okay, so there's nothing to doubt about the business dahil napatunayan na yan ang Royal. Okay? Na mga kaibigan, kadalasan ano yung tamot na nararamdaman natin? Yung tinatawag yung fear of rejection. Pag ako nag-join dyan, meron kaya ako ma-invite. Di ba marami sa atin, hindi pa man nagsisimula, lugi na yung inisip. Tama li. Baka pag nag-member ako, wala akong makumbinsi. Diba? Katulad dati sa akin, may nagtanong, Rax, so paano kung nag-member ako, wala nag-join? Kikita ba ako? Paano ka kikita? Parang ka nagtayo ng restaurant, walang kumain. Kikita ka ba? Nagtayo ka ng hardware, walang bumili. Kikita ka ba? Siyempre, mga kaibigan, negosyo ko. Kailangan trabahuhin mo din, hindi ba? Hindi naman siya nagmimilagro. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, pwede hindi lahat ng tao iimbitahin nyo mag-join. Ang labanan ko sa negosyo to, numbers game. Invite as many people as you can, but you don't expect everyone to believe. Kaya hindi ba sabi ko sa inyo, you just have to enjoy the process.
i-enjoy nyo lang, yung mag-i-invite mo. Sa umpisa, hindi naman lahat, hindi lahat ng tao i-invite nyo, mag-join. But who cares? Tama bali, hindi mo naman ikakamatay kapag hindi siya nag-join. Because ako, naniniwala po, no doesn't really mean no. Not now, maybe later. Pwede yung in-invite nyo, hindi nag-join ngayon, pero huwag mong aawayin. You don't take rejection personally. Bakit? Kasi some other time, alay mo, after 6 months, ma-realize niya kailangan pala na yung Royal. Marami po akong cases na ganyan. Hindi nag-join sa akin 6 years ago, nag-join lang last month. Last year, 2 years ago, may pinsan po ako nag-join lang last month lang. Ang dami na niya nakikita ang resulta sa akin. Nakakuha niyo po? So, ibig sabihin pala, yung tao pwede hindi mag-join ngayon, pero it doesn't mean hindi na yan mag-join forever. Pwede hindi sa ngayon, pero reserva mo yan sa mga susunod na panahon. Guys, naintindihan niyo po? Yes. You have to accept the first rejection. Di ba palagi ko sinasabi? Sa negosyo to, napakadali lang naman eh. Nagiging mahirap lang to sa mga taong emosyonal. Sa mga taong mahina, sa mga taong balat sibuyas. Tama? Yung mga tipong ayaw na re-reject. Di ba? Gusto niya lahat ng iimbitahin niya, mag-join. Hindi po mangyayari yun. Dahil sa sales, kahit kailan, hindi you cannot get 100%. Yung iba, sasabihin nila, Rax, kasi wala pa akong resulta, kaya wala akong makumbinsi. Hindi po totoo yun. Kahit na may resulta ka, nakakaratanggap ka pala ng rejection. Di ba? Ikaw, Sir Danny, di ba, nagpa-nag-invite ka, nare-reject ako po. Meron lang kinausap dyan sa pagbaba namin sa airport. Di ba, kinausap ko para mag-presentan ko dito sa business. Hindi nila join. Sa office sa Manila po, nandang na resulta ko, kompleto na. Pero hindi rin nag-join. Ibig sabihin pala, hindi porke may resulta ka mag-join. At hindi porke wala kang resulta, hindi mag-join. Natakupan niyo po? Normal lang na hindi lahat ng taong iimbitahin niyo mag-join. At for us, no, kasi hindi mo matanggap that there's rejection, palagi kang masasaktan. Nakuha niyo? Okay, alam niyo po yung mga sampagita vendor, yung mga nagtitinda na sampagita. Di ba ano ba ginagawa ng mga tindera na sampagita? Ang ginagawa po nila, di ba, nag-offer sila ng sampagita sa kasada. Lahat ng sasakyan na makita nila, kinaalokan nila ng sampagita. Hindi lahat na kinaalokan nila ng sampagita, di ba lahat po nila? Pwede yung unang sasakyan, sasabihin, ayoko. Nasabihin na, ano gagawin ng tindera? Pupunta sa kabilang sasakyan. Tama, mali? Tapos ano gagawin niya? Aalokin niya ulit. Pagkapunta niya doon, ayaw, pupunta ulit siya sa kabilang sasakyan. Kahit umabot pa ng pang-20 sasakyan yung pinuntahan ng tindera, at lahat na yung tinanggihan siya, may nakita ka bang tindera na sampagita na magulgul na lang at naglupasay sa kalsada? At sabi niya, ayoko na magtindera na sampagita. Meron ba ganon? Wala, di ba? Kasi tanggap ng tindera na parte ng trabaho niya yung rejection. Kaya kahit wala siyang benta buong araw, bukas makikita mo na sa kalsada na naman niya na nagbebenta na naman ng sampagita. Ibig sabihin, mga kaibigan, masakit lang isang bagay pag hindi mo tanggap. Pero pag tinanggap mo na yan, ibig sabihin, hindi na masakit yan. So what is my point? Accept that there is rejection. Guys, do you understand? Tanggapin mo na hindi lahat ng taong invite mo mag-join. Minsan yung mga hindi mo ine-expect, yun ang mga mag-join. Yun ang mga ine-expect mo, yun ang nagpagamitin. Nakakuha niyo po? Yes. So, ibig sabihin, numbers game lang. Ang paghahanap po nung tinatawag na agila, okay? Di ba sabi nga, hahanap ka lang ng 2 taong papayamanin mo. Tama, mali. Para makuha mo yung 2 tao na yun, huhukay ka talaga eh. Para ka nagukay ng ginto sa ilalim ng buhangin. Para makuha mo yung konting-konting ginto, kailangan mo kunin yung buong lupa sa lain mo para lumabas yung konting-konting ginto. In short, quality comes from quantity. Merong iba na invite mo, hindi nag-member. Meron naman nag-member, pero hindi nag-active. Nakakuha niyo po? Now, there's nothing wrong with you. You just keep on going. Nakakuha niyo? Kasi darating at darating yung time, makikita mo yung taong katulad mo. Nakukuha niyo po? Yes. At naniniwala ko, you just remain to be positive. Kasi kahit lahat na nakapaligid sa'yo, negative, for as long as you remain to become positive, makikita at makikita mo yung katulad mo later on. Guys, are you still there? Yes. Okay, ako po sa totoo lang, so many rejections. Ako nga, kumbaga ba eh, sarina-sarina na ako dyan eh. Hindi mo ako para mapatinag kung ako'y reject. Kasi nung nagsisimula po ako, dami kong barkada nag-reject sa akin. May barkada ako, sabi lang niya, pinatend ko ng seminar, sabi niya, pupunta lang ng toilet. Hindi nung lumabas sa toilet. Pinag-reserve ko pa ng upuan. Nanonood na kami ng video, sabi niya, Rax, nasa yung toilet, tinuro ko. Buti pang hindi ko tinuro.
hindi na bumalik eh. Kaya the next time, pag meron akong bitbit na ginagawa ko, sabi niya, nasa ng toilet, sinasamahan mo na. Nasa na niyo, sila nga ako, alika samahan na rin. Kahit saan pumunta, so kasama ako. Kasi ilang beses na po ako nagbukasa. Diba? Tapos, diba? Sabihin, you know, yung mga ganun bagay, that experience made me stronger. Imagine mo, sa Manila pa po, mas mahirap. Kasi dito, at least, malit lang ang Dubai. Sa Manila, nagtatrabaho ko sa port, ang office na ko yun, Quezon City. Nakatira ko sa Labotas. Halos gabi-gabi, pumunta ako ng office, nagbibigit ako ng tao. Alam mo yung mga kausap ko, Pilipino na nag-uusap kayo, pag magkikita kayo, mga Indian pa na. Marami din. Ang sarado na okay na magkikita na kayo, biglang hindi na sumasagot ang telepono ko, biglang hindi na pala pupunta, etc. Minsan nga ako po, kasi alam nyo, talagang minsan mamumunan ka rin eh. Ewan ko kung isa't ako pala mabahay ng tap. Ako nga po, pag umasumasakay ako, umuwi lang ako ng bahay, nagbabas lang ako. Kasi nagtitipid ako. Pero nag-i-invite ako ba, tinataxi ko ba, binabayaran ko yung taxi, pinapakain ko pa. Nakalala ko nga dati, yung pinapakain ako sa Wessex Coffee Shop, siya naman kumakain ako, nagkakape. Yung dapat kong ipagkain, pinakain ko na sa kanya. Kaya ako kumakain siya, ikaw, Ra, sabi niya si okay lang, gusto ko sabihin, busog na ako, kung nakikita ko busog. Eh, araw-araw mo gagawin, yung minsan okay lang, pwede mo 300 a day, walang bagay na yun, 200 a day sa Pilipinas. Eh, declare ako isang empleyado lamang. Pero talagang lakasan lang ng loob, alam mo yung gawin, makainin ko pa, minsan lang masakit, pinag-taxi mo na, pinakain mo pa, tatakasan ka. Kaya kung may hinahinalang po siguro ang loob ko noong panahon na yun, baka huminto na lang din ako. Because you know, the easiest thing to do is to give up. Ang pinakamadaling gawin, sabihin ko, tama na. Total, may trabaho naman ako eh. Nakakaraos naman ako dati nung wala ang royal eh. Bakit ko pa kailangan magsakripisyo? Bakit ko pa kailangan maghirap? Kung hindi mo na talaga alam yung matinding dahilan mo, bakit mo ito ginagawa, madaling yung minto. Pero ito, iniisip ko yung dahilan, bakit ako nag-royal, that keeps me going. Yung mga goals ko, etc. And then I realize, ano, yung rejection pala, sa umpisa lang masakit. Di ba parang nakakalyo yan? Tama? Pag unang bibili ka na sapatos, di ba masakit yan? Kasi may kalyo. Pero habang tumatagal, di ba, nawawala na yung sakit? Tama, mali? Okay, ibig sabihin yung rejection, sa umpisa masakit yan. Pero pag tagal-tagal, kakalyuin ka din. Pero pag kinakausin, tuloy mo yan. Ng mga yan, ng mga alas mo dyan, paulang pinagkain ba sa paghahanap ng alas in one deck of a card? How many cards are there in one deck? There are 52. So, kukunin mo yung apat na alas. Habang pumupunod ka ng cards, hindi naman lahat ng, hindi naman bawat bunod mo, alas ang lalabas. Tama, mali. Minsan, pag bunod mo, joker pala. Yan yung mga sabi, magbe-member, yung pala, joke. Yan yung mga akala mo naman, feel na feel mo na. Diba? Parang ako, may barkada ako, ganyan. Akala ko, magme-member. Kung makataas ng kamay, ganun na lang. Sabi, sige, magme-member na ako bukas. Good news, kinabukasan, naghihintay ako hanggang alam ko na madaling araw, hindi sumipot. Diba? Hanggang nga, hindi pa nagpapakita. Yung pala, joke. Sabi niya, magme-three heads. You know, I was so disappointed, I was so demotivated, I was so depressed, I wanted to give up. Sabi ko, kung di ako nag-real, di ko sana ito maramdaman. Kaya lang, sabi ko nga, that experience made me stronger. Ibig sabihin, hindi unang bunot mo, alas agad ang lumalabas. Minsan, joker. Bunot ka ulit, joker na naman. Tama, mali. Pero habang bumubunot ka na bumubunot at walang alas na lumalabas, huwag kang panghihinaan ng loob. Bakit? Kasi hindi mo uubos ang barahan na yan na walang alas na lalabas. Yes! Bunot ka na bunot, puro joker, puro wala, lalo ka manggigil kasi malapit ang dumating yung alas. Ng tao na experience, puro no, okay lang yan. Kasi pag puro no, good news, malapit na ang yes. No pa rin. Excited ka kasi puro no. Ma-excite ka bakit? Kasi pag dumating ang yes, sunod-sunod yan. Yes! Kaya ako naniniwala, each person has its own time. Tama, timing lang yan. Hindi tayo nagpapa
mabilisan dito, nagpapabagalan. This is not a race na punahan tayo kung sino ang yumaman. Hindi ganun. This race is not, the goal is not really to win the race, but the goal is to finish it. Ibig sabihin, pwede may nagbilyonaryo ng 5 buwan, may nagbilyonaryo ng 1 taon, may nagbilyonaryo ng 7 buwan, may 2 taon, it doesn't matter. Huwag ka lang titigil kasi masasaan ba sa pagbimilyonaryo ka rin mapupunta. Yes. Pwede mabagal ka, pero okay lang, basta umaandar ka. Importante umaandar, kahit pa konti-konti, kahit paluhod, pagapang, malakad, okay lang, importante gumagalaw. Kasi pag gumagalaw ka, siguradong may mararating ka. Yes. Nakukuha niyo po? Yes. Okay, so do not compare yourself to anybody. Do not compete with other people. You just compete with yourself. Nakukuha niyo? Yes. Okay, so mga kaibigan, accept that there is rejection. Hindi lahat ng tao invite niyo mag-join. Kaya importante naniniwala ka sa negosyo ko. Kasi every time na meron kang invite at hindi yan sumang-ayon sa'yo at sumama, hindi mo naman kawalan yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw, kung hindi man mag-join yung kaibigan mo, pwede mong palitan yan. Makakahanap ka ng ibang taong papalit sa kanya. Tama, mali? Pero yung kaibigan mo, pag tinanggihan niya yung royal, hindi niya alam kung ano yung tinatanggihan niya. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Nakakuha niyo po? Yes. So accept that there is rejection. Now, number 2, okay, yung fears ng iba na tinatawag na fear of failure. Baka walang mangyari sa akin. Paano kung hindi pala ito para sa akin? Para yung swerte ni Juan, hindi pala swerte ni Pedro. Actually, totoo yun eh. Yung swerte ni Juan, hindi swerte ni Pedro. Pero mga kaibigan, nakalimutan mo, yung nagagawa ni Juan, nagagawa din ni Pedro. Ano'y point ko doon, mga kaibigan? Itong sistema na to, kung ano po yung produkto na binibenta nyo, yan din yung produkto na binenta ko. Kung ano po yung sistema ginagawa nyo, ito rin yung sistema ginagawa ko. Kung ano po yung kumpanyang nagpayaman sa amin, ito rin po yung kumpanyang pinasukan nyo. So, ibig sabihin, there's no reason na nangyari sa amin to, hindi to pwede mangyari sa inyo. Nakakuha niyo po? Yes. Ang importante lang, hindi ka, ang importante lang, maniwala ka na something good is going to happen. Kasi wasa nagduda ka daw, yun na yung simula na walang mangyayari sa iyo. Diba? Parang sabi ng tatay ko sa akin, kasi idol niya si Pacquiao. Sabi niya sa akin, pag daw yung boksingero magre-retire na, kapag nakaramdam na ng kabayan. Kasi kahit konting kaba lang yan, yung puwersa ng suntok niya, hindi na ganun kalakas. Konting kaba lang ha, ibig sabihin pala, yung konting kaba, yung konting duda, yan ang pipigil sa'yo para may mangyari. Pag ginawa mo ito, it has to be 100%. Nila parang aeroplano, sasakay ka ng airplane. Pasakay ka, so nakita mo yung ticket, nakalagay, 50% makakapunta ka sa pupuntahan mo, 50% babagsak ka ng airplane. Kayo po ba'y sasakay? Siyempre, hindi. Paano kung 80% makakapunta ka doon sa Pilipinas, pero 20% babagsak ka ng aeroplano, sasakay pa kayo? O ito good news, binigyan kayo ng ticket ng kumpanya. Sabi, naku, free to pay ticket going to Philippines, round trip. 99% makakarating ka sa Pilipinas. 1% makasakali mag-crash ang aeroplano. Kayo po ba sasakay? Hindi pa rin. Why? Because it has to be 100% is to zero. Ibig sabihin, yung palang 1% lang kaba, yung 1% pala na duda, malaking bagay pala yun para ma-cover up yung 99% na posible. Guys, naiintindihan niyo po. Yes. So, hindi mo pwede sabihin na 99% medyo naniniwala ako na maganda ang Royal. Pero 1% nagdududa ako parang walang mangyayari sa akin. Mga kaibigan, pag pinaniwalaan mo, dapat mo po talaga. Nakukuha niyo po? So, sino ang naniniwala dito na magbimilyonaryo ngayon sa akin? So, yung paniniwala na yan, it is not something that we teach you. It is not something that you read in a book. But it is something that you feel. Nakakuha nyo? So dapat, bago ang lahat, diba sabi ko, 100% muna, ipaniniwala mo sa something good is going to happen. Na hindi ka papayag na walang mangyayari sa'yo sa negosyo to. Kaya alam niyo po, nung nag-join ako dito sa Royal, alam ko na may mangyayari. You know why? Kasi hindi ako papayag na walang mangyayari. Kasi unang-una para sa akin, ang unan ko dito, hindi yung pinang-member ko. Kasi yung pera kikitain ko yan. Alam mo kung ano yung pinakapuhunan nyo rito? Yung oras at panahon na nilalaan nyo sa negosyo nyo. Na imbis na ipahinga nyo, imbis na ilagay mo sa ibang trabaho, inilalaan nyo dito. Yun ang bagay na dapat kang maghinahayang. Tama, mali? Tama! Okay? So, ibig ko sabihin mga kaibigan, kailangan pag ginagawa mo ito, naniniwala ka talaga na talagang may mangyayari sa'yo. At hindi ka papayag na walang mangyayari.
nakakuha niyo? Because sabi nga, di ba, what you believe is yours. Kung ano pinaniniwalaan mo, iyan ang nangyayari sa iyo. Di ba, I remember a story. Ito po is a story about a mother chicken and a mother eagle. One time, itong inahing manok at inahing agila sabay pong nag-itlog. Gumawa po sila ng nest sa itaas ng puno, yung agila, gumawa ng nest yung manok sa ilalim ng puno. Nung nang-itlog, yung isang itlog po ng agila, nahulog. Sumama po sa itlog ng mga manok. Ngayon, na nahalo po itong itlog ng manok sa nakagila sa manok, sabay na nag-hatch, napisa. So, yung iglit po, lumabas kasama ng mga sisiw. In other words, itong iglit na to, he lives the life of a chicken. Nabuhay siya na parang isang tunay na manok. Kung ang mga manok po ay tumutukala ng palay, pangkain niya, ganun din itong iglit na to. Kung ang mga manok po ay lumilipad lang a few feet away, itong iglit na to, ganun lang din ang ginagawa. So, in short, itong iglit na to lives the life of a chicken. One time, habang naglalaro itong mga manok na to, itong sisaw at itong iglit, may nakita silang lumilipad na ibon sa taas. Sabi nung iglit doon sa manok, sa mga sisaw, bro, sabi niya, ano tawag sa mga yon? Ah, bro, sabi ng mga sisaw, yan yung mga agila. Ano yan yung mga hari ng ibon? Ay, mabibilis na lipad yan, tsaka magagaling lumipad. Sabi nung mga sisaw, ganun ba, sabi nung iglit, pwede pa tayong lumipad ng katulad nila. Sabi nung sisaw, hindi natin magagawa yun kasi manok lang tayo. Ang pwede na gumawa niya, yung mga agila. Alam mo itong iglet na to, tumanda po hanggang sa namatay, he never realized that he has the potential to do that. He never realized that he's an eagle. Why? Kasi ang paniniwala niya, manok lang siya, hanggang doon lang siya. Tama mali? Tama. Okay, now what is my point? Lahat tayo, there's an eagle inside us. It is just a matter of you accepting and believing doon sa eagle sa loob. Nakukuha niyo po? Yes. Ay, di ba palapakan naman natin? Ito naman natin na, I never limit myself. You know why? Because your imagination is the only thing that can limit you. Naalala ko yung nanay ko po, hindi naniniwala sa akin sa delusion ko. Mga kaibigan ko, hindi naniniwala sa akin sa delusion ko. And I could still remember, na nagsisimula po ako dito, akala ng iba nasisiraan ako ng ulo. Alam niyo kung bakit napakataas ang ambisyon ko? Kasi para sa akin, libre lang ng mamangarap, bakit ko titipirin? Tama mali? Tama. May magagalit ba ako? Ako'y mangarap ng mansyon. May magagalit ba ako? Mangarap ako ng BMW? Mangarap ako ng helicopter? Wala namang magagalit eh. Tama mali? Tama. Kasi libre lang yan. Yun yung bagay na minimaximize ko. Naalala ko, nagtatrap na nagsisimula pa lang ako sa Royal. Apat pala kami ng downlines ko. Ilan pala ako, ate ko, dentista ko. Ilan pala kami? Apat, lima pala. Nasa ano kami? Coffee, sa Coffee Breton. Sa Quezon City. Kwento-kwentuan lang kami. Pero alam niyo ba, grabe yung vision ko. Yung vision, ito yung pananaw mo eh. No one can take that away from you. These are the things that you can see that other people cannot. Yan yung bagay na nakikita mo na hindi nakikita ng ibang tao. Sa dami na pumupunta dito na umaattend na seminar, hindi lahat bumabalik. Tama mali? Pero isa lang naman ang speaker. Bakit? Kasi hindi nila nakita yung nakita mo. Okay? Okay naman kwento ulit ako sa inyo. Yes. Alam mo, ito para makita nyo. It's a story about two salespeople, si Juan at si Pedro. Nami kong kwento eh. Si Juan at si Pedro, nagtrabaho sa isang shoe company. Sabi nila ngayon, ang boss niya, o Juan, Pedro, papadala ko kayo sa India. Kasi gusto ko mag-expand na negosyo sa India. So ito si Juan at si Pedro, pumunta ng India the following day. Pagdating nila ng India, naghiwalay sila ng lakad. Ito ngayon si Pedro, after 7 days, umuwi na ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, straight from the airport, pumunta siya sa boss niya. Sabi niya sa boss niya, sir, galing pa lang po ako ng India. Itong araw ako uwi doon, nakita ko, sir, wala pong potensyal yung negosyo natin ng sapatos sa India. Wala po, hindi po tayo magkiklik sa India. Wala pong bibili ng sapatos doon. Sabi ng boss niya, bakit naman? Eh kasi sir, sa itong araw na umikot po ako sa India, wala po ako nakita nagsasapatos sa India. Sir, kung wala po nagsasapatos doon, sino po bibili ng sapatos sa atin? Ganun ba? Sabi ng boss niya. 2 days after umuwi si Juan, si Pedro naman sumunod na umuwi. Pero contrary sa reaction ni Juan, si Pedro masaya-masaya. Alam mo, sabi ni Pedro, ay grabe sir, excited na po ako mag-expand yung negosyo natin na sapato sa India. Bakit naman? Sabi ni boss niya. Eh si Juan, kagagaling pa lang dito, sabi niya, wala to bibili na sapato sa India. Hindi sir, bilis-bilisan na po natin kasi grabing benta po ang mangyayari sa atin sa India. Sabi ni sir, bakit gano'n sabi nung ni Juan kahapon, 2 days ago, wala daw bibili kasi wala nagsasapato sa India. Alam mo, sagot ni Pedro, yun nga, sir, wala pa po magsasapatos sa India. Sir, pag naturuan natin magsapatos yung mga tao doon, tayo po ang magkocontrol ng lahat ng sapatosan sa buong India. Okay, what's my point, ladies and gentlemen? Two different people, Juan and Pedro, with the
scenario, same everything, same place, everything is the same. But they accepted it differently. Because the other one caught the vision and the other did not. You guys are still there? Yes! Yes. Ibig sabihin yung vision, that is something that you pray for. Tama? Yes. Bakit kayo parparehas ang speaker? Hindi lahat naman bumabalik. Yung iba, yung tatlo, baliw na baliw. Yung lima naman, negative. Tama, mali. Pero yung pinakinggan nila, isang tao lang naman. Wala sa speaker yan. Tama? Hindi porque hindi nag-join yan. Kasalanan ng speaker. Pwede yung time na hindi pa niya time. Hindi niya na-catch your vision eh. Tama, mali. Ako naniniwala sa isang tao, pag nakita niya yung vision, misa kahit na hindi mo pa. Yung mga first time po, hindi naman naintindihan yung presentation sa totoo lang. Tama, mali. Nakukuha niyo? Yes. Okay, alam mo kung nagpapabalik lang dyan, yung audience din. Siyempre, pag tinulungan yung speaker, palakpakan, nakukuha nyo. Ako, it helps a lot. Kasi yun yung tatawag ng bridging, mamaya po, pag-uusapan natin yan. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, ito yung importante, yung vision. Vision are the things that you can see that other people can have. Ibig sabihin, mga kaibigan, dapat ngayon nakikita nyo na something good is going to happen. That you will never fail in this business. Kasi kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano pa yung ibang tao paano pa yung ibang tao maniniwala sa iyo? Di ba sabi nga, if you don't believe in yourself, who else will? Tama ba yung Kobe Bryant? Tama man eh. Kaya ako yung nanay ko, natin sabi na yung sister. Sabi ko to, naalala ko yung mga downlines ko ng leaders ko. Sabi ko, gusto ko magkaroon ako ng bahay na may conference room. Tapos, every month, magpapatawag ako ng meeting, darating lahat ng leaders ko ng mga naka-sports car, naka-supercars. Pangarap ko yun, sabi ko, gusto ko mag-tour sa buong mundo. Every time nanonood po ako ng HBO, mapapanood ko yung mga movies na, ano, sa Paris, may pumunta ng Brazil, yung mga ganyan. Alam mo, na-imagine ko yung sarili ko, nandun. Kung na-create siya sa utak ko, yan di ba sinabi ko, iba yung creation sa utak talaga. Di ba, like what I said last Saturday, everything in this world is created twice. First is the creation of the mind, followed by the manifestations in reality. Una, nakikreate ko na sa utak. Diba? Parang building na ito, bago ito yung tinayo, nakain ko na ito sa utak na mayari. Tinrabaho, pinlano, hanggang sa nag-i-usipan. Ang pagyaman po, bago mangyari sa isang tao, dapat makreate muna sa utak niya. Ngayon po, sa utak pa lang, hindi pa nakikreate, paano pa ang pagyaman? Tama, mali? Sinabi sa'yo, yaman ka rito, hindi ba? Tapos sa yaman ka rito, oo, oh, yes. Kasi nakreate na sa utak. Ako nakreate sa utak ko, ganun. Alam mo, good news mga kaibigan, lahat na nakreate sa utak ko 6 years ago, I praise God and I give back all the glory to Him. Kasi po lahat ng yan, walang natirang hindi nangyari. Lahat po nangyari sa akin. Wow. Okay, so, pag-uwi ko, I will have a general meeting for all my leaders. Lahat darating, naka-Audi, naka-Benz, naka-GTR, naka-Porsche, naka-Montero, di ba? Nakakatuwa. At pag iniisip ko, pag nakaparada silang lahat doon po sa place ko, natutuwa na ako habang pinapanood ko yung lahat ng sasakyan na nandun. Grabe, simula sa akin lahat ng mga tao. It started from a simple shoot. And this was just my goal 6 years ago. And now it's happening. Tama, mali? Tapos last time, nandun ako sa Paris, naglalakad ako doon. Alam mo, 3 times na ako, talaga kung ano iniisip, yung law of attraction. Di ba, naniwala ba kayo doon? Yes. Kung ano ina-attract mo, di ba? Kung ano iniisip mo, yun ang nangyayari eh. Kasi, pag iniisip mo, the whole universe will conspire para mangyari yan. Did it happen to you na meron kang iniisip na isang bagay? Kakaisip mo, nagugulat ka, dumating na lang. Yes! Tama? Example, gusto ako ng bata ako, gusto ko ng ganitong bagay, sapatos, gusto ko, isip ako ng isip, hindi ko alam, bigla na lang, out of nowhere, yung panty ko galing sa ibang bansa, pinadala. It's happening. Nakukuha niyo po? Yes. So, alam niyo yung mga bagay katulad yung sabi ko, yung mga ibang bansa, I'll be traveling around the world. So, umpisa yung nanay ko, natatawa na lang sa akin, akala na sinabulipasan ako ng gutom, akala ko, nagda-drugs na ako. Kasi hindi normal na iniisip yan ng isang normal na tao. Tama, mali? Yes. Pero mga kaibigan, ngayon, I've been traveling to Europe every now and then. Na hindi ko naman nakala, Europe is one of my favorite cities. Natutuwa lang po ako, bakit? Kasi nung pumunta kami ng Europe, pumunta kami ng Switzerland, ng Germany, ng Amsterdam, pumunta kami ng Brazil, pumunta kami kung saan-saan lugar. Diba? Kung saan nagkape si Angelina Jolie. Sa the tourist, sabay nagkape din ako dyan.
pakiti St. Peter's Square. Wow. Once upon a time, tumayo ako lang sa St. Peter's Square. So, natutuwa lang po ako. Gusto ko i-share sa inyo kasi, grabe pala, alam mo ba, sabi ko nga, ever since ang goal ko talaga, ang gusto ko is really to travel the world. Nung dumating yung Royal, parang nakita ko, naisip ko sa sarili ko, world prepared because I am coming. Okay? Yung mga bagay na na-create lang po sa umpisa at yun ang nangyayari. Kaya di ba sabi ko nga, wala pa po ang Royal dati, iniisip ko yayaman ako. Hindi ako nagaling sa mayaman pamilya. I came from a poor family. Kaso mayaman ako sa pangarap. You cannot take it away from me. Grabe ang ambisyon ko sa buhay. Alam mo ba ginagawa ko dati nung college ako? Pupunta kami ng kapatid ko sa hotel, sa Diamond Hotel, nung college. Di ba so huli ako noon? Magkakapilang kami doon, tatlong oras kami doon, bago magpalang Diamond Hotel. Nakukomplete ng age. So alam nyo ba, sabi po, alam mo kami kapatid ko, titignan, ano kaya gawa itong mayayaman ako? Ano, kasi sabi nila, pag gusto mo daw yumaman, pumunta ka sa lugar ng mayayaman. Yes. Naniniwala kayo doon? Yes. Diba? If you want to become successful, be with successful people. If you want to become failure, be with failures. Kasi kung ano yung ginagawa ng mga bagay sa tao sa paligiran mo, kapag yun ang palagi mo nakakasama, nagiging normal sa iyo. In short, kung ikaw yung tipo ng tao, walang pangarap sa buhay, walang ambisyon, magtamad, pero ang palagi mo nakakasama, may ambisyon, may pangarap, mataas ang ambisyon, masipag, unti-unti, yung nakikita mo sa kapaligiran mo, nagiging normal na yan para sa iyo. Nakukuha niyo ko? Pero kung ikaw yung tipo ng tao may ambisyon, may pangarap, masipag, pero ang nakapalibot sa iyo, tambay, walang aser, walang pangarap, walang ambisyon, darating ang panahon, nagiging ganun ka na rin, na-adapt mo na rin yung pag-ugali nila. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Ibig sabihin, you have to surround yourself with quality, with a positive people. Yung may pangarap talaga, para darating yung time, nagiging normal na sa'yo pinag-uusapan ang kotse, nagiging normal na pinag-uusapan sa'yo ang bahay, nagiging normal na pinag-uusapan sa'yo ang milyon-milyon. Tama, mali? Tama. Kasi yun yung nakikita at nakararamdaman mo sa paligid mo. Guys, do you understand? Yes! Mga kaibigan dito sa Royal, makita mo, ilang oras po kayo nakaupo, ilang oras ka balik ng balik dito. Bakit ay pinag-usapan to ko sa ibang tao? We don't even talk about other people. The whole time na nag-uusap tayo, malagi natin pinag-uusapan tungkol lang sa mga pangarap natin. Tama, mali? Tama. Now, pag ganyan yung mga nakakasama mo, gusto mo ba yan ang mga tao nakakasama mo palagi? Yes. So, palapakan naman po natin. Never think that you will fail. Because again, your imagination is the only thing that can lead you. Okay? So, sino naniniwala magmi-millionaire siya dito taas ang kamay? I'm sure magkakaroon po ng separate na, di ba Sir Roy, ng separate parang recognition ang Dubai from the Philippines or meron din? So, alam mo, nakakatuwa, alam nyo, nakaka-excite po yung dito nyo. Dahil unang-una, 6 years na po ang Royal sa Pilipinas. Ngayon pala, nagmo-momentum. Kayo, 1 year pa lang. Kumbaga, 1 year pa lang ito sa Dubai. Kumbaga ba sa Pai, kinagat pa lang ito. Ang market nyo po ay napakalaki. Ibig sabihin, there's still a long way to go sa Dubai. Sa buong UAE. Napupwede po. Pwede ba palampakan naman natin? Darating yung time, kayo naman po yung ina-award, kayo naman yung tinatawag, kayo naman yung pinapalampakan. Di ba? Okay, hindi nyo palagi kayo lang ang nakikibalita. Dapat dumating yung time, kayo na po ang laman ng balita. Yes! Diba? Darating ka sa office, ay grabe, nakabili ko ng Ferrari sila. Ay grabe, kung sino yung binabalita mo. Tagabalita, kala na tagabalita. Uy, darating, ay grabe dito, nakabili. Uy, grabe na kina-check-in ni ano. Ay, grabe na kitang pay-check-in ni ano. Dapat darating yung time, ikaw naman yung laman ng balita. Yes! Yes. 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 Sinasabi na ito, yung nakuha mo, achievement mo, at nagiging inspirasyon ka na rin sa maraming tao. Tama, na pangalan mo pala, dumadaan ka pala, dulo pala ng buhok mo nakikita, nababalong na sila. Okay. Tama, mali? Alright. Now, ladies and gentlemen, okay, kung ganyan po kaganda ang Royal, syempre, sabi ko nga, bago nyo malaman kung paano nyo ito gawin, hindi naman puro sarap lang ang Royal. Dahil sa totoo lang po, this is not just a bed of roses. Money won't just pour down from heaven. Ibig sabihin,
Ang pagyaman po dito, ay you know it's a process. Marami kayong mga challenges na papagdaanan. And I want you to be prepared for that. Kumbaga, kung gusto mo kumasenso sa negosyo to, kailangan, you're willing to pay the price. Guys, are you willing to pay the price? Yes! Yes. Are you willing to pay the price? Yes! Na minsan mapapaya ka, minsan mag-discourage ka, madalas mag-i-injan ka, okay? Pero kung lahat ng yan itatanggapin mo, then you deserve kung ano yung success na mangyayari sa'yo. Nakukuha niyo po? Pero ako naniniwala, mga kaibigan, para mas maging matindi ang habit niya sa negosyo to. Bago nyo pag-aralan yung galing o yung paano nyo gawin na negosyo to, you have to ask yourself first, why are you going to do the business? Bawat isa po sa inyo, mga kaibigan, sa tingin ko, kailangan malaman nyo yung matinding dahilan bakit ito ginagawa. You should know your deepest reason you're doing this. Kasi kapag ang tao may matinding dahilan, matinding trabaho ang binibigay, matindi ang resultang nakukuha. Tama, mali? Tama. Parang kayo dito, di ba? Ano ba ang dahilan ba't kayo nag-ibay? Go back to your purpose. Pamilya mo, anak mo, tama mali? Tama. Hindi ba kung wala yung dahilan na yan, baka isang linggo ka pala dito, umuwi ka na ng Pinas? Tama mali? Bakit? Kasi mahirap eh, nasa ibang lugar ka, hindi ka sanay ng ganito, sa Pilipinas, kahit hindi naman kayamanan, may kakulong. Tama mali? Tapos dito totally independent ka, wala kang kilala. Siguro kung hindi matindi ang dahilan yun, nandito kayo. Baka wala pang isang buwan, umuwi ka na ng Pinas. Pero dahil meron kang matinding dahilan, yun yung bagay na nagpapakumit sa'yo na gawin itong isang bagay na ito. Guys, are you still there? Yes! Ano yung ibig ko sabihin? Kung mababaw lang ang dahilan nyo sa negosyong to, hindi ako magtataka po, wala pang isang buwan, magkukwit na kayo sa Royal. Di ba may mga nakita kayo nagkukwit sa negosyo sa Royal? Nag-Royal tapos after 2 weeks na wala rin. Alam mo kung bakit? Kasi basically, hindi nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Pwede mababaw lang ang dahilan nila. Kasi kung mababaw lang ang dahilan, mabilis bumitaw. Nandiyan pa ba kayo? Yes! Diba para for example, may isang aso, may nakita siyang buto, hinabol ng tricycle. Okay? Ang isang aso tumakbo, hinabol yung buto. Pansin ninyo po sa isang barangay, pag may isang aso lang na tumakbo, lahat ng aso sa buong barangay tumatakbo din. Pero after a while, yung mga aso nagsunuran, pamaya-maya po huminto din. And surprisingly, yung huling-huling aso tumatakbo, yun na lang unang-unang aso tumakbo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung huminto po, hindi naman nila alam kung bakit sila tumatakbo. Namali. Kaya nung tumatakbo yan, sabi nila, bakit ka ba tumatakbo? Hindi ko nga alam, kasi nakita ko tumakbo. Eh bakit kayo tumatakbo? Eh hindi ko alam eh, kasi sila nakita ko tumakbo. Bakit ba kayo tumatakbo? Hindi ko nga alam eh, kasi sila tumakbo. Kaya nung napagod, nagutom, nahirapan, tama na, halika na, pahinga na tayo. Kasi walang matinding dahilan. Walang malinaw na dahilan. Pero yung huling-huling asong tumatakbo, kaya hindi tumitigil, kasi malinaw sa kanya ang dahilan bakit niya ginagawa yun. In other words, ladies and gentlemen, once you start doing the business, know exactly what you really want and know why you want it. Alamin mo kung bakit mo ito ginagawa at ano yung malinaw na dahilan bakit po ito ginagawa. Kailangan malalim. Kasi pag malalim, hindi ka titigil. Diba? Kapag so-so lang ang tingin mo sa negosyo to, so-so ang trabaho, so-so ang resulta. Tama? Pero pag big time ang tingin mo, big time ang trabaho, big time ang resulta. Dapat as if your life depends on it. Diba, you know the story about the fox and the rabbit? Diba yung mga fox, there's this group of fox, may nakita sila isang rabbit pumatakbo. Sabi ng isang fox sa grupo ng fox, can you see the rabbit? I can run after that rabbit and eat it for my lunch. Sabi ng mga fox, hinga, abulin mo yan. Ang ginawa ng fox, hinabol niya yung rabbit. Buong umaga, araw, hapon, hanggang gabi, naghahabulan yung fox at rabbit. Good news, hindi nahabol ng fox yung rabbit. Bumalik na yung fox sa grupo niya, sabi niya, hindi ko nahabol yung rabbit eh. Sabi ng mga fox, hindi mo naman talaga kaya, mahina ka naman eh. Sabi niya, mabilis tumakbo yung rabbit, sabi ng mga fox. Sabi ng fox, no, you don't understand. That rabbit, you don't understand. I am running for that rabbit just for my lunch. While that rabbit is running for his life. Yes. Diba? Now, are you running for your life or are you running just for your lunch? Kasi if it's just for your lunch, I won't be surprised, mahirapan ka lang ng konti next week, ayaw mo na. May konti ka lang nakita pangit dito, may na konti ka lang parang ayaw ka na. Nahirapan ka lang ng konti, ayaw ka na.
Pero if it's after, if it's your life, depends on it, buhay ng pamilya mo, nakadepende dito, wala na, hindi wala makakapigil sa'yo. Tama li? Di ba sabi ng iba na ko, hirap mag-invite eh, hindi ako maka-invite eh. Eh ano kaya ko sabihin ko sa'yo, dukutin ko yung anak mo, puputulan ko ng ulo yan kapag hindi ka nakapag-invite ng 20 tao mo. At tingin nyo, makakapag-akot kayo. Baka kahit 40, magawa mo eh. You don't push yourself to the limit. Hanggang dito lang ako eh. Ayaw mo nang itodo, ayaw mo nang i-push, hanggang dun lang. Hindi ba? Sabi na mahirap mag-invite. Hindi ko magawa yan eh. 5 tao lang, hindi ka makapag-invite. Hindi ka makapag-hakot. Pero kapag buhay na ng anak mo ang nakasalalay, kahit 20, nabibit-bit mo eh. Tama mali? So tomorrow may RVP, mag-hakot ka bukas. Pagdating, wala akong makakot eh. Pero sabi ko, dinukot ko anak mo, putulan ko ng ugli eh. Kailangan 20, mabibit-bit mo bukas. Baka ngayon pala tumatakbo ka na, sinusundo mo lahat ng tao. Tama, mali? Ibig sabihin, kaya mo rin gawin yan. Kaya lang, hindi mo pala talaga tinutukan. Tama, mali? Tama. So, ladies and gentlemen, what are you waiting for? Push yourself to the limit. Push the pedal to the metal. In other words, kailangan itutodo mo na, momentuman mo na. Kasi ako naniniwala sa kahit na anong negosyo, kapag sala sa init, sala sa lamig ka, hindi ka magkiklik. Yung ba ngayon, hyper na hyper ka, bukas hindi. Yung hindi mo pa tinutodo, yung push it. Wala, hindi magmomentum yan. Aniniwala ba kayo doon? Gusto mo yumaman, gusto mo magmillionaire this year, gusto mo mapabilis yung pagyaman mo sa negosyo ko. Para huwag na humaba ang paghihirap. Then you have to push it to the limit. Ibig sabihin, dapat momentuman mo talaga. In other words, hahatawin yan talaga. Hindi ka papayag sa loob na isang araw, wala kang ginawa para sa kanya. Ganun yun. Nakukuha niyo po? Yes. Alam mo kung bakit, mga kaibigan? May nakita ka bang restaurant na bukas lang MWF nag-click po? Close yung DTHS. Sa tingin mo, magmomentum yan? Hindi magmomentum yan kasi kailangan para magmomentum yan, bukas yan araw-araw. Naintindihan po? Yes. Tama? Yes. Parang nagpakulo ka ng tubig. Kung patay sindi yan, hindi kukulo yan. Pero kapag yung tubig, kahit pinakamahinang apoy yan, basta tuloy-tuloy-tuloy yan, kukulo at kukulo at kukulo. Yes. Ng milyonaryo dito sa Dubai, wala ibang gagawa niya kundi kayo kayo din. In other words, you have to push yourself to the limit. Momentuman mo talaga. Di ba parang aeroplano, pag nag-take off ang aeroplano, 4 engines ang ginagamit, at full speed ahead, hot off to the max. Pag nakuha na niya yung attitude na gusto niya, 2 engines na lang, at saka nag-maintain na lang. At this point in time, lahat kayo, nag-momentum pa lang kayo. Lahat kayo, nag-take off pa lang. So you have to use your 4 engines. Full speed, hot off to the max talaga. Nakuha niyo po? Yes. So kasi pag na-momentuman mo yan, na-establish mo network mo, that is the time you can declare every day a holiday. Yes. Hindi ka ngayon mag-a-holiday. Di ba kakumpisa mo pa lang, nag-break ka na. Okay lang kasi boss naman ako eh. Tama? Okay, what to be a reason? Okay, basically ang reason naman natin, it's all about our dreams, hindi ba? Yung mga pangarap natin. Tama, mali? Tama. Now, ladies and gentlemen, if you have big dreams, it only follows you have to have a big source of income. Tama, mali? Para makuha mo yung matataas at malalaking pangarap mo, kailangan mo maintindihan na kailangan mo ng malaking pera para matustusan yung malaking pangarap mo. Otherwise, kung sumusweldo ka lang ng 2,000 dirhams at pangarap mo magkakotse, magkabahay, paano matutustusan yung ng kita mo yung mga pangarap? Kaya marami na, di ba, nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng pangarap sa buhay. Tama, mali? You know, meron akong kakilala po, isang babae. This girl is 18 years old. Maganda, matangkad, matalino, mayaman, responsable, sexy. Sabi niya, pag ako, ideal girl. Sabi niya, pag nagka-boyfriend ako, gusto ko gwapo, matangkad, mayaman, matalino, responsable. Dapat ideal man yun. Eh kaso, umabot na siya ng 25 anos, hindi pa nagka-boyfriend. Sabi niya, pwede na sa akin ang mayaman, matangkad, matalino, responsable, kahit kung guwapo. Eh, 35 anos na, hindi pa nagka-boyfriend. Sabi niya, pwede sa akin ang mayaman, matalino, responsable. Alam mo, good news, 50 anos na itong babaeng ito. Hindi pa nasubukan magka-boyfriend. Alam mo, sabi niya, pwede na sa akin, basta lalaki. Okay.
we're full of ambitions. Punong-puno tayo ng pangarap sa buhay. Napaka-idealistic natin. Nakunay, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho sa magandang kumpanya, sumusweldo, huwag ka mag-alala, inay. Iaahon kita sa hirap. Huwag ka mag-alala dahil maparenovate yung bahay natin. Lagyan ko pa na swimming pool yan. Nay, pag ako nakagraduate, nagtatrabaho sa malaking kumpanya, tapos maganda po ang posisyon, mataas ang sweldo, nakunay, huwag ka mag-alala, bibili kita ng brand new na BMW. Pag ako, sumusweldo na, nay, huwag ka mag-alala, pupunta tayo sa ibang bansa, mamamasyal na kayo. Pero ngayon, ikaw, nakagraduate ka na, nagtatrabaho ka na, nandito ka pa, sabi mo, nay, pag ako pumunta ng abroad, nag-abroad ako dyan, huwag ka mag-alala. Lahat ng pangarap ko, ibibigay ko sa'yo. Ay, good news, nandito ka na ngayon sa Dubai. Sumusweldo ka, wala pang 2,000, 3,000. Good news, you earn dirhams, you also spend dirhams. Malaki ang kita, malaki din pala ang gastos. So ano sasabihin mo sa nanay mo? Nay, hindi natin kailangan ng malaking bahay para mag-ibig. Mama, kailangan na natin magbahalan. Nilagyan pa na semento para mong makalabas. Kaya pag tinabi mo, sino gusto mong umaman? Ako, ayoko naman umaman. Diba? Ako, hindi lang magandang pagyaman. Ako, kasalanan lang yan. Money is evil. Ang nagsasabi lang yan, yung walang money. You know, money is not evil. Money itself is neutral. The love for money, yan yung masama. Tama? Di ba wala naman nakalagay sa Bible, kung mayaman ka, diretso ka sa impyerno. Kung mahirap ka, diretso ka sa langit. And God Himself wants us to be prosperous. God Himself wants us to have an abundant life. Naniniwala ba kayo na anak kayo ng Diyos? Yes! Naniniwala ka ba na ang Diyos mayaman? Yes! Naniniwala ka na anak ka ng Diyos? Yes! Naniniwala ka na ama mo ang Diyos? Yes! Ibig sabihin ko, si Papa mayaman, dapat ang anak mayaman din. Yes! Mga kaibigan, naniniwala ko, everybody deserves a good life. Amen! Amen! Kaya hindi po yung fellowship. Hindi ko sabihin, mga kaibigan. Ako yung napaniniwala, wala namang pinanganak na mayaman at mahirap. But God created the world, He created it fair. Nakamali. Okay, so ibig sabihin, hindi mo kasalanan yung pinanganak na mahirap. Pero kasalanan ng mortal pag ikaw namatay pang mahirap. Di ba? Kasi ataol pa lang eh. Abunado pa sa iwan. Abunado pa sa iwan. Kasi binigyan ka ng mahabang panahon para baguhin. Nakamali. Yes. So, ibig sabihin mga kaibigan, lahat tayo may pagkakataon para umasenso talaga. Pero kailangan lang natin ma-realize na para makuha natin yung mga pangarap natin, ano ba yung mga pangarap natin? What is a good life ba talaga? Can you define to me what is a good life? Ano ba ibig sabihin ng magandang buhay? Sabi ng iba, hindi Rax, okay na ako sa simpleng buhay. Masaya na ako sa simpleng pamumuhay. Now, let me define to you what simple life is. Simple ba ang tawag mo sa pag dumarating na ang Judith? Di ba? Natataranta ka na pag dumarating si Judith? Sino ba Judith? Ito naman si Judith. Judith na Meralco, Judith na ng tubig. Lahat ng Judith, natataranta na kayo mag-asawa sa kakahalap ko sa anahang kukuha ng pambabayan. Ang tawag ba doon simpleng buhay? Simpleng buhay ba ang tawag sa pupunta ka sa Dubai Mall or sa city center na walang dikbit? Paglabas mo, wala ka pa rin dikbit. Simpleng buhay ba ang tawag sa may nagkasakit sa pamilya mo? Hindi mo alam kung saan kahanap ng pambabay sa ospital o kung saan man dahil kapos ka sa pera. Simpleng buhay ba ang tawag sa bago dumating ang sahod, palagi na lang short at maghahanap na naman ng utangan? Ang tawag ba doon ay simpleng buhay? Simpleng buhay ba pag-uwi mo ng Pilipinas, di ba? Sama-sama kayo ng pamilya mo, masaya-masaya ka. Sabi ko, gusto ko na mag-for good eh, uwi ka na doon, wala pang 2 buwan, ubos na yun ang effort mong pera. Ito, good news, gusto mo paligayahin lahat ng mga anak mo. Sabi mo, hindi ka mag-mall tayo, Sunday naman. Pagdating nyo doon sa mall, syempre kasama mga anak mo, gusto mag-Jollibee. Pagdating doon, sabi ng mga anak mo, yung dami nyo, sabi ng bunso, ay, gusto mo ng Jollibee, gusto ko chicken joy. Sige, order ka 2 pieces chicken joy. Sabi nung isa, ikaw din, kasi 1 piece chicken joy yun na lang. Sabi naman nung isa panganay, inay ako din, gusto ko 2 piece chicken joy. Ano ka ba umumoy ka na lang? Ang tawag ba dyan simpleng buhay? At simpleng diba ang tawag na pagpupunta ka ng mall? Ewan ko kung sa inyo ginagawa ito. Pagpupunta ng mall, ano yung kadalasang bili ng magulang? Tututo. Ano? Ano?
Magambang umalis, ulit ka pupunta tayo ng mall. Kaya lang... Bakit pare-parehas tayo? Sino ba magulang natin? Magpupunta ng mall, sasabihin ng parents, o sige, magpa-mall tayo, pero huwag kang magtuturo. Kasi pag nagturo, uuwi tayo. Sounds family? Yes! Sounds family? Yes! Yes! Ang tawag ba doon ay simpleng buhay pa rin? Sigado. Ang tawag doon ay miserable pamumuhay. Tama? Simple life doesn't mean a mediocre life. Para sa akin, ang simpleng buhay, di ba, kuya, pag-uwi niyo ng Pilipinas, darating yung sasakyan niyo doon, may driver kayo, di ba? Tapos dadaling ka sa mall, magsha-shopping kayo kasama pamilya mo. Simpleng buhay, uuwi ka sa bahay na gusto mo talaga, na hindi mo inuupahan kung hindi sarili mo yung bahay. Simpleng buhay, yung meron kang malaking pera nakatabi sa banko na in case of emergency, at least may savings ka. Kasi iba pa rin yung meron kang savings eh. Nakakalakas ng kumpiyansa yun eh. Tama, mali? Tama. Di ba pag minsan wala kang pera, para bang nawawala ka rin ng confidence? Tama, mali? Kasi pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha eh. Tama? O pupunta ka ng mall, wala kang pera, di ba? Kadalasan saan pumupunta ang tao? Sa mga surplus. Bakit kaya dun sa mga branded na mga shops walang pumapasok? Di ba pag pumasok ka naman, pwede naman mag-window shopping lang? Tama, mali? Pag ba pumasok ka, dapat bumibili? Di ba hindi naman, pwede ka naman pumasok? Pero minsan, pag wala kang pera, kahit gusto mo pumasok, kunyari sa Louis Vuitton, sa Chanel, ayaw pumasok kahit gusto mo sumilip. Bakit? Kasi pag pumasok ka, yung mga tindera, yung mga sales lady, pumusunod eh. Yes, ma'am? Pagkikilita ka, di ba? Wala naman sa alam ako. Pagkikilita talaga. Pagkikilita. Tama, mali. Pero pag ikaw alam mo, may pera ka, minsan kahit hindi ka bibili, may confidence ka pumapasok eh. Pasok mo, sumusunod ang sales and yes, ma'am, what can I do for you? Ikaw, magkano ka? That is something that money can buy, your confidence, di ba? Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, hindi masama na mangarap tayo magkaroon ng pera. Sinasabi ko ito sa inyo ngayong gabi kasi gusto ko sabihin sa inyo, mga kaibigan, masarap pala yung marami kang pera. Kasi marami kang pwede tulungan. Tama? Malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Tama, mali? Nakuha nyo? So there's nothing wrong kung tayo mangarap ng malaking pera. And ladies and gentlemen, nakita ko sa negosyo to, you can now see the difference between big money and small money. Malalaman mo ang pagkakaiba ng malaking pera sa maliit na pera. Di ba akala natin dati, pag kumikita ka ng 50,000 pesos, okay, kwento ko naman sa pesos ha. Akala na iba pag 50,000 pesos, malaking pera na. 40,000 pesos, malaking pera na. Pero alam niyo para sa akin, yung isang taong sumusweldo ng 10,000 piso buwan-buwan, at sa isang taong sumusweldo ng 40,000 buwan-buwan o 50,000 buwan-buwan, wala rin pinagkaiba. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw yung kumikita ng 10,000 dito na lang sa Dubai, let's talk about your house, magkano pinakamababang sweldo dito? 1,000. 1,000. Okay, 2,000, 1,000. Okay, so 1,500. Naniniwala ako yung sumasahod dito ng 1,500 dirhams. Sa isang taong sumasahod ng 5,000 dirhams, walang pinagkaiba. Alam niyo kung bakit? Kasi itong 1,500 dirhams, okay, nakukuha din niya yung kanyang basic needs. Food, clothing, and shelter. Ano yung food? Siyempre, hindi siya kumakain sa mga restaurant na mahal. Tama? Nagluluto sa bahay, etc. Kasi budgeted. Clothing, hindi bumibili ng mga branded. Siyempre, yung mga mumurahin lang, hindi na bumibili. Tama, mali? Shelter, siguro, nasa isang apartment yan at marami sila tumpok-tumpok doon. Tama, mali? Na nag-board or bed space lang. Tama, mali? Okay. Pag ito sumasahod yun ng 5,000 dirhams, ganun din food, clothing, and shelter. Pumaas nga lang yung life, yung standard. Ano ibig ko sabihin? Kung dati, kumakain ka lang ng simple magmura-mura lang, syempre pag kumikita ka na ng malaki, nakakakain ka na sa restaurant. Tama? Nakakapagkape ka na sa Starbucks. Tama, mali? Okay. Nakakabili ka na ng mga branded na damit. Nakuha niyo? Clothing. Nakakaupa ka na siguro na isang flat mo. Tama, mali? But at the end of the day, itong dalawang to parehas lang. Wala pa rin ipon, wala pa rin may punta. Nagkataon nito, tumaas lang yung standard of living. Nakakapag-taxi na, nakakabili na ng ganito, pero at the end of the day, kung titingnan mo, susumahin mo, wala pa rin eh, halos parehas lang.
guys, are you still there? Yes! Ang ibig ko sabihin, dapat ma-realize ng tao, ano ba talaga ang malaking pera? Ang 5,000 dirhams pa, malaking pera na. Ang 10,000 dirhams pa per month, malaking pera na. Kung kwentahin mo lahat ng sinusustentuhan mo, sinusuportahan mo, lahat ng gastos mo sa araw-araw, baka magugulat ka, walang natitira pa rin sa'yo, may utang pa rin. Guys, are you still there? Yes! Ibig ko sabihin, mga kaibigan, gusto mo ng malaking magandang pamumuhay. Ibig ko sabihin, magandang pamumuhay. You have your own car, meron ka sariling bahay, may savings ka, nakapag-travel ka anywhere you want. Yun yung magandang buhay. Tama, mali? Napapag-aral mo sa magandang eskwelahan yung mga anak mo. Tama, mali? Tama. Na mga kaibigan, ano yung malaking pera? Dapat ma-realize natin yun kung ano ba malaking pera. Ang good news po sa Royal Business Club, we are giving you an unlimited income. Why? Kasi itong negosyo na to, negosyo siya. This is not the typical employee-employee relationship. Dito po mawawala na yung employment mentality. Nakukuha niyo po. Ako naniniwala, mapa-abroad o mapa-Pilipinas po, kapag empleyado ka, mahirap po masenso. There's nothing wrong with employment, but it has to be done temporarily. Tama, mali? Tama. Okay, kasi kapag empleyado ka, syempre, somebody's controlling your life. Can you see, do you still see yourself for the next 10 years of your life? Yan pa rin yung ginagawa mo. Nandiyan pa po ba kayo? Yes! Okay, bakit ba kayo nandito ngayon sa Dubai? Kasi malakas pa kayo, kasi bata pa pa, kasi kaya mo pa magtrabaho. I don't think 10 years from now, you will still have the same energy that you have right now. I don't think 10 years from now, ganyan pa rin ang hindi mo. Tama, mali? Yes! Ibig sabihin, mga kaibigan, nandito ka lang ngayon kasi kaya mo pang magtrabaho. Pero paano pag dumating yung time na hindi mo na kaya, hindi mo na kaya? Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, it's important for us to realize that we need also a retirement business. At ang maganda po dyan, mga kaibigan, sabi nga, ang yumayaman daw, hindi yung empleyado, kung hindi yung boss. Sino ba nagdadrive na maganda sa sakyan? Boss, empleyado. Boss. Sino ba ang nakakapag-travel sa lugar na gusto niya dahil pera at oras siyang pag-travel? Di ba, boss? Ibig sabihin, mga kaibigan, yung pangarap natin na yan, nangyayari, para sa isang boss. Nakuha niyo po? Ako, nag-empleyado ako for so long din po. Na-realize ko, I was so busy working for other people. And I was so busy making other people rich. Hindi po ako nag-absent, hindi po ako nalilate sa trabaho. Sa amin kasi, per minute, pinabawasan. Tapos, hindi ako nalilate, hindi ako nag-absent. Pero good news, hindi po ako umasenso. Ang umasenso yung umasenso. Hindi ako yumaman, ang yumaman po yung boss ko. Siyempre, parang ako, gusto ko rin umasenso. Na-realize ko, it will only happen once I become my own boss. Kasi kapag boss ka, you are making your own income. Tama, mali? Ikaw ang gumagawa ng sweldo mo. Tama, mali? Ikaw ang gumagawa ng income mo. Right? Yes. Okay. Now, ano daw ang senyales ng isang tao malapit ng sumaman? Gusto niyo malaman? Yes. Ano ang senyales ng tao payaman na? One morning, you will just wake up, jumping up of your bed, very excited. Isang umaga, halos maglulundag ka sa sobrang excitement dahil magtatrabaho ka. You know, unfortunately, may kilala ka bang empleyado, pagising sa umaga, excited pumasok sa trabaho. Ay, grabe, papasok mo naman ako. Ano ba? Well, ay, grabe, makikita ko na naman ang boss ko. Di ba kadalasan, paglalabas nga, kaya kalabas tayo, pumunta mag-usap ng trabaho, kasi gusto ko mag-unwind. Kasi parang sa'yo yung trabaho, it's an obligation, it's a burden. Tama, mali? Yes. Tama, mali? Tama. Kasi, kung makikita nyo, ito yung employee A, ito employee B. Si A hindi nag-absent. Si A masipag. Si B tamad. Si A hindi nalilate. As A hindi nalilate, si B nalilate. Si A ginagawa yung trabaho niya, si B patumpik-tumpik lang. But you know, at the end of the day, sa katapusan, parehas pa rin ang sweldo. Nangyari sa akin yan eh. Kasi pagsipag ko yung ka-office mate ko, bihira, makikita ko phone lang ng phone, text na ng text. Pagsweldungan, parehas na ang sweldo namin. Guys, are you still there? Yes! Doon ko na-realize, dapat pala, tinan nyo ha, tayo po dito, nag-usap tayo ngayon about Royal. Mamaya maghihiwa-hiwalay tayo, sigurado ako Royal pa rin na mag-usap na. Magte-textan kayo, Royal pa din. Pag-uwi nyo sa bahay, magtatawagan uli kayo. Of course, kabukas, prospects pa din. Ang malupit niyan, mga kaibigan, matutulog ka na lang, ang nakikita mo pa rin, 150. Tama? Yes. Ang malupit to, patulog ka pa lang, ipapagising ka na, kailangan mong gumising bukas kasi may tatawagan kang prospect, etc. So mga kaibigan, kung yan ang nararamdaman nyo ngayon, congratulations, yan po ang senyales ng mga kaibigan. Ako 6 years na ako dito sa Royal, pero feeling ko, it's always my
parang feeling ko first time. Yung pagpo-prospective, ini-enjoy ko yan. Nakuha nyo? Yung gigising ako the next day, kung sinika ko, sabi ko, sino naman yung prospect, etc. Bakit? Kasi dito, ang binibigay ng Royal is actually a blank check. Ikaw ang maglalagay kung ano magkano kung gusto mong ilagay dyan. Nakuha nyo po? Yes! Hindi naman literal na ikaw maglalagay, pero kung ano yung trabaho ibinigay mo, yun ang makukuha mo. Guys, nandiyan pa ba kayo? Yes! Diba sa employment, kahit na magtambling-tambling ka sa boss mo, pagtimpla mo ng kape yung paulit-ulit, kung magkano lang ang sweldo mo, ganun pa rin eh. Tama mali? Yes. Ako, I remember, sabi po ng presidente sa akin noon, nung nagsisimula pa lang kami, 6 years ago, sabi niya sa amin, nagmi-meeting kami sa office niya. Yung office po ng Royal noon, napakaliit pa lang, isang floor pa lang. Sabi sa akin ng presidente, ang kinikita ko pa lang po noon, 20 or 30,000 pesos per week. First year, I became the top 4 of the company. 20,000 a week lang yun, ang top 4. Maliit pa lang noon. Kaya imagine mo ngayon, pag 20,000 pesos, 40,000 per week, hindi nga kailala. Tama, mali? So, I just could imagine ngayon po, ang top 1, nag-2 million, 3 million per month. Baka 6 years from now, 2 million per month, kinikita na lang ng ordinary distributor ng Royal. Kaya kung ano, 40,000 pesos per week lang, sabi ng presidente. Rox, can you imagine yourself earning half a million pesos per month? Alam mo sinasabi niya? Sabi ko, ako, paano ko gagastusin yan? Kasi hindi ako sa'yo mawag na malaking pera. Half a million, parang hindi ko imagine kung paano gagastusin yung 500,000 na yun. Laking-laki na po ako noon. At ngayon, grabe, yung isang million pala pwede bukusin isang araw lang. Ibig ko sabihin mga kaibigan, kasi dati, hindi ko alam ang difference ng malaking pera sa maliit na pera. Nakukuha niyo po? Yes. So, sasabi niyo sa akin, can you imagine yourself earning half a million per month? Hindi ko ma-imagine. Pero naniwala lang ako sinabi ng presidente na pwede doon mangyari yun. Kahit hindi ko masyadong maintindihan, kasi dati po, nalilito ako sa mga multiple accounts. Ang alam ko lang, pa-member ng pa-member. Marunong ako magpa-member dati. Pero yung XP ng multiple, hindi ko maintindihan talaga dati. Imagine mo ha, almost 8 months na ako, no, hindi pa ako marunong mag-explain ng multiple. Basta't ang alam ko lang, ano, yung basta, kaya ko magpa-member. Yung maglalabas ng 12,880. Pero yung multiple, hindi ko maintindihan po dati. Yung structure, hindi ko dati maintindihan yan. Tapos sinasabi ng presidente yun, sabi niya sa akin, can you imagine yourself earning half a million per month? Alam mo, grabe, baliw na kami ng kapatid ko. Tapos alam niyo ngayon, sabi sa akin, sabi po ng press nung presidente last year lang po, bago magpasko. Sabi niya, Rox, can you imagine yourself earning 4 million pesos per month? Okay. Sistema na ginagawa ng Royal ngayon, na nag-e-expand tayo kung Pilipinas lang po malito. Tama? Pero ang goal ng Royal is expand international. Ibig sabihin, yung 5 million pesos per month ng isang distributor, posible kitain. Alam mo, Totoya, hindi ko pa rin alam pa paano kikitain yun, basta naniniwala lang ako sa sinabi niya. Bakit? Eh kasi dati sinabi niya rin sa akin yung 5 million, hindi ko binaniwalaan. So ibig sabihin, mga kaibigan, nung nakita ko yung mga structuring, etc. So importante lang dyan, maganda talaga yung structure niyo. Yung million-million po na pinag-uusapan dito per month, totoo pwede yung kitain yun. Kaso, hindi kikitain yun ng one account lang. Diba? May nakita ka ba kumita ng 1 million per month, isang account lang. Nakuha nyo? Kasi may mga structure na ginagawa. Nakukuha nyo po? Yes! So alam nyo yung sasabi sa yung million, 4 million pesos per month. Grabe, alam mo, yun ang nakakabaling po na po pwede mangyari. So dito mga kaibigan, another reason ba't ako nag-join sa Royal? Kasi dito nakita ko na ang difference na malaking pera sa maliit na pera. Kung dati po ang 12 mil po na package dito, eh laking-laki na po ako. Ngayon yung 12,000 pesos na yan, kulang pa yan sa tax ko sa isang linggo. Tama, mali. So yung 1,350 dirhams na yan, laking-laki na na. Next time, baka yung 1,350 dirhams na yan, sapatos mo na lang yan. Kaya kapag rin sabi sa'yo, mag-member ako, kailan laki-laki naman yan. Ang tanong, hanggang kailan magiging malaki sa iyo ang 1,000 dirhams? Tama? Ilang buwan ng malaki, ilang taon ng malaki sa iyo, dito ka ng walang ganyan. Pag hindi yung paginawa ng paraan niya, next year, wala ka pa rin ganyan. Mali. Yung mga taong, they have the guts to explore some, to explore new things. Yung malakas ang loob na sumubok ng ibang bagay. Di ba sabi nga ni Albert Einstein, he even defined what is insanity. Insanity daw is doing things over and over and over and over and over again and expecting different results.
ginagawa mo isang bagay na paulit-ulit, at tagahangad ka ng pagbabago sa resulta. Paano may mababago sa resulta kung wala kang binabago sa ginagawa mo? Guys, are you still there? Yes! Ibig sabihin, marami dito po sa Dubai na nakikita ko, nakakausap ko. Minsan, pakikinig na lang ayaw pang gawin. Bakit? Kasi masyado na nakontento sa buhay na meron sila ngayon. Tama? Yes. Yung okay na to, nakakaraos ko, etc., etc. Pero ang point ko, mga kaibigan, paano may mababago o madadagdag sa ginagawa mo, sa nangyayari sa'yo, kung wala kang babaguhin o idadagdag? Tama? Kasi yung kasalukuyang ginagawa mo ngayon, that is actually your comfort zone. Kasi you feel that this is your security. Tama, mali? Parang feeling mo ito na security mo kasi at least 5 taon ko na itong ginagawa, okay na ako dito. Maraming tao po ang ganun, takot sumubok ng iba. Yung royal kasi bago sa'yo eh. Tama, mali? Yung royal para sa'yo, it's out of your comfort zone. So pag ginawa mo ang royal, magka-adjust ka. Every time may binabago ka sa nakakaugalian mo ginagawa, syempre nandoon yung hirap. Tama, mali? At yung mga tao minsan ayaw maghirap. Sanay na ako rito, 10 taon na, ganito ang takbo ng sistema ng buhay ko, okay na ako dito. Ngayon, ayaw na sumubok ng iba. Kasi pag sumubok ng iba, syempre, nagkakaroon ng resistance. Tama, mali? Pero mga kaibigan, paano may mababago kung hindi ka magbabago ng ginagawa? Nakuha niyo po? Yes. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. In other words, mga kaibigan, ito negosyo na to, nakita ko, no? Another reason, okay, you can be your own boss. We give you the privilege to be your own boss. Dito pag ginawa niyo po, darating yung time, siguro kayo po katulad na rin namin, na darating yung time, pumupunta ka nalang ng Dubai, hindi para magtrabaho. Pumupunta ka nalang dito para mag-royal at para mag-vacation. Dati nag-aaral ako, pangarap ko mag-abroad. Pero sa ilang bansa na pong napuntahan ko ngayon, nakita ko ang hirap pala ng mga tao dito sa ibang bansa. Sa Europe po, galing po kami ng France from March 18 up to March 28. Yung mga kasamahan din namin doon, marami doon mga Pinoy, mga kabahay po ang trabaho, domestic. Pero ang sweldo nila, 1,500 euros, gano'n. Pero alam mo ba, makikita mo, syempre, malaki kinikita mo, pero malaki din ang gastos, di ba? At ang masakit pa doon, syempre, malaki pa yung pinapadala sa pamilya. Alam mo, palagi niya sa akin kinukwento, meron doon, 10 taon na hindi pa umuwi. 5 taon na hindi pa umuwi. Sabi ko, paano nyo natitiis yan, ano? Ako nga, wala pa akong 3 linggong nakakaalis ng Pilipinas, nakuhumusig na ako. Just imagine 5 years, 4 years, if there's no place like home para sa akin, iba pa rin ang buhay sa Pilipinas. Di ba? Masarap na sa Pilipinas kung may pera ka. Tama, mali? Yung pang may pera ka, talagang sagana ka, may bahay ka, may kotse ka, okay ang buhay mo. Ang ibang bansa para sa akin, masarap puntahan pag magbabakasyon ka lang, o siguro magne-negosyo ka, etc. Tama, mali? Na mga kaibigan, sana ganun din yung mag-picture po ninyo. Sa Royal, ako po sa Hong Kong, meron akong 20 na domestic helpers, OFW na napauwi po dahil po sa Royal Business Club. Kasi nagsimula lang yan sa McDonald's na nakilala ko, domestic helper. Tapos lahat siya kinuwento niya sa mga dami. 5 sa grupo niya nag-millionaire na. After 2 years. After 2 years, so nag-millionaire siya. Umuwi siya ng Pilipinas para tanggapin lang yung award niya. Bumalik siya ng Hong Kong kasi hindi siya nag-resign kasi yung visa. After 3 years, so stable na yung network niya doon. Umuwi na siya ng Pilipinas, nag-for good. Nakapagpatay siya ng 2 bahay, meron siyang brando na Innova. Ngayon po, pumupunta siya ng Malaysia, na Singapore, pumupunta siya ng Hong Kong para lang mag-royal. Alam mo ba yung gift ko? Yung mga sa grupo niya ang nag-millionaire na rin. At 20 sa OFW sa Hong Kong, umuwi na po ng Pilipinas dahil po sa royal. Nakakatuwa, alam mo ko bakit? Because I admire this person. Dahil may guts siya na sumubok. Alam mo kung paano siya nakapag-member sa akin? Hindi naman niya ako kilala, ha? Stranger lang yun, nakatabi ko lang po. Yung pang-re-remit niya dapat sa Pilipinas, hindi yan ni-remit, pinang-member lang niya. Naglakas lang ng loob. Alam mo, sabi niya sa akin, 15 taon na ako dito sa Hong Kong, wala pa rin nangyayari. Baka sakaling kapag sinubukan ko dito, baka sakaling may babago sa takbo ng buhay. Sabi niya, alam mo yung 1,350, malaki sa akin yan. Kasi halos sweldo ko na yan sa isang buwan. Pero iniisip ko, yung 1,350 na yan, wala mang mangyari sa akin. Okay lang, next month naman susweldo rin ako niya. Yung 1,350 na yan, walang mangyari sa'yo, next month, may sweldo ka uli eh. Tama? May product ka pa. So, paano kung totoo? Mas
malaki yung bagay na pwedeng mawala sa iyo pag hindi mo 'to ginawa kaysa yung bagay na mawawala kung gagawin mo. Tama mali? At right now, mga kaibigan, she's now her own boss. Ibig ko sabihin, bahay siya, 3-story, yung anak niya, pagmamamasyal sila, naka-aircon, sabi niya lahat ng hindi ko naranasan ng bata ako, paparamis ko rito sa kanya. Diba? Hindi na araw, dati doon, sinasakay sila sa tricycle. Ngayon, yung anak niya, naka-kotse, naka-aircon, nakakatuwa lang. Kasi alam niya, binalikan namin, ang matinding dahilan niya, yung pamilya niya. Sabi nga niya sa akin, kung hindi lang doon para sa mga anak niya, siguro wala pa siyang isang linggo sa Hong Kong, umuwi na siya. Pero alam mo, ang nakapagpatagal sa akin ng 5 taon dito sa ibang bansa dahil sa mga anak ko. Kasi gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Tama? So, alam mo, do you know, ato may kwento lang pa ako sa inyo. No? It's actually a story about a father and a son. So, one time, itong father, very hardworking, workaholic. Sabi niya yun na nga, pumasok kayo itong bata dun sa kwarto ng tatay. Sabi ng bata dun sa tatay, Dad, how much are you making per hour? Yung tatay tumingin lang doon sa bata, hindi sumagot. Sabi niya, Dad, let me know how much are you making per hour? Magkano po kinikita niyo kada isang oras? Hindi pa rin sumagot yung tatay. Tanong pa rin bata, Dad, sige na, how much are you making per hour? Nagalit yung tatay, sabi niya, umalis nga dito, busy ako sa trabaho, pumasok ka na sa kwarto. So ang ginawa ng bata, lulugo-lugo, lumabas ng kwarto, at pumasok doon sa kwarto niya. Umupo doon sa kama. Nag-guilty yung tatay. Sabi niya, nakaka-guilty naman. Tinatanong na naman ako ng anak ko kung magkano kinikita ko sa isang oras. Hindi pa ako sumagot. So, ginawa ng tatay, lumabas sa kwarto, pumasok doon sa kwarto ng anak. Nakita niya anak niya nakaupo sa kama. Lumapit yung tatay. Sabi niya, anak, ano yung tanong ko sa akin kanina? Dad, curious lang po ako, how much are you making per hour? Sabi ng tatay, okay, I'm making about 200 pesos per hour. Ang ginawa ng bata, tumayo, pumunta sa drawer. Pagpunta sa drawer, binuksan niya, nagbilang siya ng 20 pesos, 50 pesos na buhok, may mga coins na tigil 5 piso, may 100 peso bill. Nung nakakompleto na ng 200 pesos yung bata, naglulundag siya, na lumapit sa tatay niya at sabi niya, Dad, may 200 pesos na po ako. Can I buy an hour of your time? Yung time na lalapit sa iyo ang anak mo at hihingin sa iyo at bibigyan sa iyo yung oras mo para lang makasama sila. Si diba? hindi mo lalo rin may mga anak po sa Pilipinas. Hindi ko sa sinasabing sisantihin niyo po mga amo. Hindi ko rin sinasabing umuwi na kayo ng Pinas. Ang sinasabi ko lang, meron kayo dapat i-consider lalo kung hindi niyo sila kasama kasi I heard mabigat kapag dinala niyo sila dito, 'di ba? Masyadong malaking pera 'yon. Hindi ko sabihin, mahirap yung lumalaki yan sa ibang tao. Tama? Umalis ka, baby, siya pagbalik niya, may bigote na. Tama, mali. Tapos darating yung time, ikaw kahit ka ng kahit. Ito namang ginagawa ko, anak, para sa'yo. Kasi hindi ka na niya kilala. Baka dumating ang time, bilhin na niya yung oras mo. Mga kaibigan, ano yung point ko? Ngayon pala umataw ka na. Hindi tatagal ang 3 taon, matagal na po ang 5 taon. 5 taon po pwede mo nang stable yung network mo. At dumating yung time, pabalik-balik ka na lang. And you can... sa umpisa lang mahirap kasi parang puzzle, unti-unti mo lang siyang binubuo. Pero pag nabuo mo na siya, established na siya, marami ka ng members na kumikita, maniwala ka sa akin, tuloy-tuloy na ang income dyan. Ako po, kamukha ng kinuwento ko last Saturday. Imagine mo, 6 years na ako sa Royal, hindi sa pag-iabang, I've earned more than 35 million pesos in 6 years already. I was awarded as one of the members of the Movers and Shakers last year po, May 23. May yung pong anniversary ng Royal. That means I earned an accumulated income of not less than 35 million pesos in 6 years' time. Mga kaibigan, sabihin na natin, hindi mo ko kasing sipag. Hindi mo ko kasing swerte. Sabihin mo, may swerte to. O hindi mo kasing sipag, kasing tiyaga. Sabihin mo, kalahati na lang na nakuha ko ang makuha mo sa loob ng 6 taon. Magkano po yun? 17.5 million pesos. Ayaw mo ba ngayon? Hati na yun. Sabihin mo, mga 8 million pesos ang kinita mo in 6 years' time. Ayaw mo pa ba yun? Yun, eh, kung tamad ka pa. Tama, mali. Nakukuha niyo po? Ang punto ko, mga kaibigan, darating yung time, katulad po namin, you can declare everything a holiday. Sa umpisa talaga, hataw na hataw ka, halos wala ka ng pahinga. Pero sa umpisa lang yan. Kasi pag-established na yan, darating yung time, dahil hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka eh.
alam niyo na experience ko yun, di ba last year nga po, I had this surgery. Nagkaroon po ako ng spine surgery. Yung spinal cord ko. So I needed to rest talaga. From July of last year, up to December po, totally hindi ako nag-royal. Wala akong trabaho sa bahay lang, bedrest lang, etc. Siyempre, importante yung health, di ba? Ewan ko, ano ba nangyari sa akin, ba't nagkaganoon? So anyway, last year po yun, I had this spine surgery, sobrang nangyari sa akin. I just praise God and I thank God na nung nangyari po yan sa buhay ko, nasa Royal po ako. Kasi kung wala po ako sa Royal, sigurado ako, isa na lang akong alaala ngayon. Diba? Bakit? Kasi unang-una po, yung gastos na nangyari sa operation ko, sa lahat, sa nagyan akong titanium sa likod, diba? Hindi ko na kailangan ipagyabang to, pero umabot ng 1.3 to 1.4 million pesos. On the spot yan. Diyos ko, sabi ko, kung wala po ang Royal, sigurado ako, baka hinulo ko pa yung magulang ko kasi hindi naman papayag ang parents ko na hindi sila gagawa ng paraan, di ba? Kahit magkabaon-baon sa utang at lahat-lahat. Pero mabait pa rin ang Diyos. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kahit nangyari yun. God is good. So, that is to my me. Tinayling ngayon, nung may pera na ako at kaya ko na. Di ba? Eh, paano yun kung nangyari po nung nagtatrabaho ako? Sigurado, wala na akong trabaho babalikan. Tama? Sigurado, bakon na kami sa utang. Tama? Pero buti na lang pala, nandun yung Royal eh. At doon nangyari yung Establish Your Network. Alam mo, nakakatawa ah. Kalahating taon lang po ako nagtrabaho last year. That was January to July lang. Kasi July to December, totally I rested. Pero good news, last recognition po, I was awarded as the overall top 2 of Royal. Good job. Overall top 2 of Royal, meaning your income ay bumaba na at least a million per month. May trabaho may gawin o wala. Hindi ba nakakabaliw yun? Isipin mo kahit hindi ka magtrabaho, ganun ang kikitain mo. Magtrabaho ka ganun pa nakikitain mo. Pag magtrabaho ka, mas malaki pa. Alam niyo, sa sobrang baliw ko po, noong time na yun, naka-brace pa ako. May brace kasi ako noon, hindi ako pwede mag-bend, mag-twist. Nung medyo kaya-kaya ko na lumakad, pumunta ako sa office talaga, nagsalita ako. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sinabi ng presidente magsalita ako, sabi nga niya, pahinga ka muna. Kaya nahihiya ako. Sabi ko, nagsasalita ako dito, gusto ko mag-share kasi nahihiya ako sa binibigay naman ng Royal. Kasi wala akong trabaho, tumatanggap ako ng 1 million buwan-buwan. Nakakahiya naman, diba? So, sabi ko, gusto ko lang magsalita at mag-share at magtrabaho. So, yung pagtatrabaho sa akin, ginagawa ko, hindi dahil sa pera na. Kung hindi, feeling ko, this is already my mission. To bless other people the way I'm blessed by Royal. Maging, yung nangyari po sa amin, hindi siyempre yung sa operasyon. Yung nangyari sa amin, yung buhay na ibinigay sa amin, yung Sir Tani, na Gilbert, and everyone. Sana, no, nagdadasal po ako, kasi hanggang doon lang ang kaya namin gawin para sa inyo. Kasi kayo rin naman ang gagawa niya. Sana po huwag kayong tumigil. Sana huwag kayong basta-basta manghina ang loob. Kasi ang laki ng future ninyo dito sa mga. Ang laki po na nag-iintay sa inyo. Okay? So, di ba parang kunyari, meron ka nakitang 1 million piso nilagay sa balon. Kukunin mo ba? Yes. Marumi yung balon, kukunin mo? Yes. Madumi, kukunin mo? Yes. May tae, kukunin mo? Yes. Mabaho, kukunin mo? Yes. Yes, kahit na malalim? Yes. Gagawa ka ng paraan, di ba? Yes. Kasi nakita mo may pera. Tama? Yes. So same thing sa Royal. Mga kaibigan, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam nyo na may pera sa Royal. At kita-kita nyo na may pera sa Royal. Ibig sabihin, huwag kang papayag na yung pera na yan, hindi mo makukuha. Amen. Bakit kami nagsasalita po sa katulad ko, hindi naman ako pinapunta po ng Royal para kumbinsihin kayo kasi mag-Royal kayo o hindi, doesn't matter to me. Gawin nyo to o hindi, tuloy-tuloy po kami sa pag-Royal. Tama mali? Nandyan ba kayo o wala ang Royal ko, malaki na. Ang point ko lang mga kaibigan, hindi ako pinapunta ng company, binayaran para po magsalita at kumbinsihin at inspire kayo lahat. Ginawa ko ito ng libre, ginawa ko ito ng buo sa puso ko. Because this is one way of paying back to the company na nag-bless po sa akin ng ganito katibuli. I also want to be a blessing to other people. So sana ito lang ako sa inyo, no, sa mga nandito po. I hope you do your best. Magbutihan niyo po. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pinagbutihan niyo, nagka-resulta kayo, you will also be an inspiration to a lot of people na magbuti rin at magbutihan din ang buhay nila. Tama, mali? Yes! Maraming sa mga nandito sa
nakapag-subaybay, mas marami pang kumitang OFW na nakapag-for good, kumita ng malaki, mas marami kayo may inspire na katulad po ninyo. The same story. Nakukuha niyo ba? So, palakpakan naman natin yung mga. Paano niyo ito gagawin? Okay. Pag ginawa niyo itong negosyo na to, ito, very quick na lang po ano. Dito sa business ng Royal, hindi naman kailangan na magaling kayo. Kasi po, sa totoo lang, lahat naman ang bagay na papag-aralan. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Yung galing po natututunan. Huwag niyo sabihin na ako, hindi para sa akin ang Royal. Kasi wala naman pong pinanganak na magaling na agad mag-network. Tama, mali. Actually, pagiging doktor, bago ka naging doktor, di ba pinag-aralan mo yan? Yung pagiging architect, bago ka naging architect, pinag-aralan mo yan. Wala naman pong pinanganak na doktor agad, pinanganak na engineer agad. Lalong walang pinanganak na networker agad. May nakita ka pa, baby pa lang, very cool. Ay, grabe, linya nito ang networking. wala, di ba? Ibig sabihin, kaya lang ikaw naging magaling na networker, magaling na royalista, kasi pinag-aralan mo. In short, pwede ngayon wala kang alam. Pero mga kaibigan, just give time for yourself to understand the business. Matututunan mo rin po. Kaya dito po, hindi kailangan ng galing. Yung skills dito o yung galing is only 10% of your success. Because 90% of your success will still depend on your attitude. Naniniwala po ako na your attitude depends on your attitude. Yung taas na mangyayari sa inyo sa negosyo to, depende sa ugali na ibibigay mo. Dito nga, sabi nga po nila, bago ka daw yumaman, papapaitin ka muna talaga. Alam mo kung bakit? Kaya nga minsan, lalo na kung hindi ka matur-natural na mabait, mahihirapan ka talaga. Hirap na hirap ka kasi hindi ka naman natural na mabait, na-adjust mo talaga sa mga. Marunong makisama, so matutupo ka makisama, mag-adjust ka. Eh, mayabang ka, syempre, ayaw ng tao na masyadong na mayabang. Eh, paano ka makaka-invite? Tamad ka. Syempre, kailangan magsipag ka para yumaman ka. Wala kang pasensya. Syempre, kailangan maging patient ka. So, yung mga bagay na yan, ina-adjust mo yan sa sarili mo. Kaya nga, bago ka yumaman, talaga pababaitin ka muna. Ah, mali. Okay. Ngayon, matatagal ko pang yumaman, eh, kulang pa sa bait. Okay. Ano kailangan po dito? Number one is the good learning and listening attitude. Dito po kailangan willing kayong matuto. You should be humble enough to learn and listen. Kasi nga, walang magaling na pumasok dito sa negosyo to. Siguro po may mga tao dito sa kwartong to na magaling na kayo sa field ninyo. Pero syempre, bagong field to na pinapasok nyo. So you have to be humble enough to listen. Walang magaling na pumasok sa Royal. Parang ako po sa sales na ako dati. Pero still, I humble down and listen and attend. Kasi it's a different spirit and culture. Nakukuha niyo po? Yes. So kailangan matuto kayong mag-aral. Kasi nga, di ba sabi nga po, sa negosyo nito, before you earn, you have to learn. Tama? Okay, kailangan pa ulit pinapakinggan niyo po, like yung RBP. Dapat marunong kayo, master niyo yung business. Okay, meron ka ba nakita negosyanteng yung mama na hindi niya master yung business? Siyempre, dapat master niya. Tama, mali? Yeah. Okay, yung iba sabihin nila, naku, Rax, kasi mahiyain ako eh. Sa totoo lang, kaya ka lang nagiging mahiyain kasi hindi mo alam ang sasabihin mo. Tama, mali? Parang di ba sa school, pag alam mo yung sagot, halos ipagduldulan mo yung kamay mo sa picture mo. Pero pag hindi mo alam, nagtatago ka sa likod kasi nga hindi mo alam, wala kang kumpiyansa. Ibig sabihin, knowledge deep gives you confidence. Kasi kapag may alam ka, may edge ka over other people. So, ibig sabihin, iba yung taong may alam. Kaya minsan natatakot ka mag-invite kasi hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Tama, mali? Di ba pag nag-ring, sasabihin mo na kung sana huwag sumagot. Kasi pag sumagot, ano ba sasabihin ko dito? I'm blind! Tama? So, ang nangyayari, you depend your business on somebody else. Tama? Gusto mo palagi nandiyan naka-apply mo, gusto mo palagi nandiyan nakatikit sa'yo, which is dapat hindi po ganun. Kasi this is your business and this is not your upline's business. So, it is your responsibility na pag-aralan po yung negosyo. Dapat meron kayong pusa, initiative to learn the business. Hindi kayo kailangan pilitin pa or ipagtulakan pa para pag-aralan itong negosyo to. Anong dapat mo gawin? Kumatend ka lang ng presentation. Paulit-ulit po hanggang sa matutunan ninyo. Kasi the first time you attended the presentation, hindi mo naman lahat naiintindihan, di ba? Ano lang ang naramdaman mo? Na-excite ka lang. Ay, grabe, yaman ako sa negosyo to. Pero hindi mo naiintindihan. Tama ba din? Try to attend the second time, you will understand. Third time po, that's the time you will learn more. Fourth time, mamememorize mo yan.
ika-fifth time po na i-internalize mo na yan. Memorization is different from internalization. Pag internalized na po, you're speaking from the heart. Guys, are you still there? Yes! Importante na paulit-ulit ka nakikinig kasi paulit-ulit lang yan. Di ba parang kanta, kung first time mo pinakinggan yung kanta, hindi mo naintindihan. Pero pag palagi mo siyang naririnig kahit walang lyrics, pag palagi mo naririnig sa radyo, unti-unti nakakasabay ka na rin. Tama, mali? Parang yung RBT po, pare-parehas lang yan. Darating yung time, pati yung joke ng speaker, alam niyo na po ang kasunod. Tama, mali? So, importante, copy-copy. And you have to listen to different speakers. Kahit na sino po, dapat pinapakinggan nyo. Because different speakers have different experiences. Hindi ba? At huwag mong pipitasan yung speaker. Kasi habang tinitinahanap po yung pangit, may makikita ka talagang pangit. Always focus on the good side of the person. Kasi if you always focus on the bad, ako hindi naman magaling yan eh. Ako hindi naman okay yan. Ako, pangit ako mag-present yan eh. Yan ang palagi mong makikita. Tama, mali? Ang isipin mo na lang, hindi naman yan pupunta sa harap at magpe-present kung walang galing yan. Nakukuha niyo po? Ngayon, ang gawin mo, hanapin mo yung maganda sa lahat ng speakers, i-compile mo para maging galing ka. Nakukuha niyo po? Kasi if you listen to different speakers, iba-ibang kwento yan eh. May inspire ka sa iba-ibang tao. Ngayon, pag paulit-ulit mo napapakinggan yan, unti-unti, natutupunan mo yan. Ngayon, kahit magaling ka na mag-present, importante, nakikinig ka pa rin sa iba-ibang speakers. Alam mo kung bakit? Kasi kahit marunong ka na mag-present, kumukuha ka na ng style, ng strategy. Tinitingnan mo na kung paano kumumpas ang kamay, tumalsik ang naway, magjak, di ba? So, ginagaya mo yan. Kasi ang negosyo na ito, mga kaibigan, sobrang simple lang. This is just a copy business. Kukopya ka lang. Ano ba ang madali? Kumopya mag-aral? Kumopya! Ayaw, kumopya ka lang. Kumopya ka lang. Tama, mali. Okay? So, dito, kukopya ka lang. Kung nag-aaral ka, pag kumopya ka, eh, sinususpend ka ng professor mo. Good news, mga kaibigan, sa Royal Business Club University, pag kayo kumopya, suma kong love. So, dito, meron mo kukopya lang. Example, yung mga sinabi ko kanina, pwede mo kopyahin yun. Di ba yung kwento ng aso, yung kwento ng atila, kwento ng manok, kwento ng pulgas, ano ba ba? Ako, ang dami kong kwento lahat ng hayo, pulgas, puto, kabayo, kalabaw, marami yan. Hindi ko lahat yan inimbento, kinukya ko lang yan. Ginamit ko lang yung skills ko nung college ako, kasi magaling ako kumopin. So, pag may narinig ako maganda sinabi, ay kukopin ko yan, tapos sasabihin. So kayo, pwede po kayong kumopya, walang plagiarism dito. Narinig ko, ay naku, ganda ng sinabi niya na yun, may kinausap ka na tao na yun, nagpa-meeting ka. Alam mo, okay lang yan, di ba? In one leg of a card, there are 52. Hanapin mo yung apat na alas, oh. Kailan ka naman sila tama yun. Kasi kukopyahin mo lang. Nakuha niyo po? Yes. O, alam mo, may kwento ako sa'yo. So mga kaibigan, dito, it's just a copy business. Kukopyahin, kukopyahin, kukopyahin mo lang. Kasi kakukopya mo, pati resulta namin, nakukopya mo na rin. Yes. Na downlines mo, ano, pamili tayo, kwento mo. O, alam mo, yung takot at yung duda, okay, motivation, yun lang po. Kukopyahin mo lang, naririnig mo sa amin. Guys, do you understand? Yes! Siyempre, hindi naman lahat kukopyahin mo. Baka naman pati yung kwento ng buhay ko. Okay. Baka sabi mo, dami po ako sa real estate. Di ba, binago mo pati kwento ng buhay mo. Siyempre, kwento mo muna yung buhay mo. Tapos, yung mga bagay na dapat mo kwento. Okay, kukopyahin mo. Nakukuha niyo? Yes. Madali lang ba? Yes. Madali lang kasi simple lang, kukopya ka lang. Nakukuha niyo po? So, importante, you listen to different speakers. Kasi iba-ibang speakers yan, may iba-ibang kwento yan. Like Sir Danny has his own story. Diba? Sila Ann, yung mga speaker din. Sir Roy has their own stories also. Actually, nung nakinig ako dito, ng speaker, nag-meeting-meeting lang dito, sila Sir Danny, sila Sir Roy. You know, I'm learning from them. And kahit po sa mga downlines ko na nagsisimula pa lang, minsan pa nagkukwentuhan, meron ako natututunan. I learned from AJ, I learned from Marife. So, ibig sabihin pala, kung ikaw willing kang matuto sa lahat ng klase ng tao, eventually, mas mag-grow ka. Because if you stop learning, you stop growing, then you stop earning. Yes. Tama? So, importante po, if you think you know everything, that will be the time of your downfall. Kung sa tingin mo, masyado ka na magaling at alam mo na lahat, that will be the time of your downfall. Guys, do you understand? Yes! So please have that good learning, listening attitude. Okay nga, baka sabihin mo, Rox,
bakit ginawa ko naman lahat? Nag-aral ako, nakinig ako, may lecture pa nga ako, naka-record pa nga lahat ng presentation. Pero bakit ganun, isang taon na ako, hindi pa kumikita? Tinanong kita ngayon. Sa loob pa na isang taon na ginagawa ko ang Royal, sino na ba ang na-invite ko? Ang sagot mo, kailangan pa ba yun? Diba, akala mo, ang gagawin mo lang dito, pupunta sa opisina at mag-aaral na mag-aaral. Okay, hindi naman ganun, baka naman presidente ka lang ng fans club. Present ka everyday, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Nakukuha niyo ba? Yes! Kasi sino ang tuturuan mo ng mga natutunan mo kung hindi ka naman nagbitbit at bumuo ng grupo? Guys, do you understand? Yes! So put learning, listening, and sponsoring attitude. Now, ladies and gentlemen, after that attitude, next is belief system. Ano po yung belief system? Saan ka dapat maniwala? Okay. So attitude is important, di ba? Saan ka dapat maniwala? Number one, you have to believe in the company. So importante po dito that you believe in the company. Okay, kilalanin mo ang Royal. Di ba parang, for example, bakit ba nagkakaroon ng Bible study? Bakit ba nagkakaroon ng fellowship? Kasi para mahalin mo si Lord, kailangan na ikilala mo siya. Tama eh. Mahirap kasi mahalin ang isang tao na hindi mo kilala. Ako kuha niyo po? Yes. Paano niyo mamahalin ang Royal kung hindi mo naman siya kilala? So, importante yung kilalanin niyo mabuti yung kumpanya. Kasi pag nakilala niyo mabuti ang Royal, mamahalin mo itong negosyo ito. Mamahalin mo itong kumpanya ito. Now, mga kaibigan, for your information, ang Royal Business Club po has been in the industry for almost 7 years. Grabe po ang vision ng company. In fact po, I've been to an American company, I've been to a multinational company. Pero honestly, I've never seen a company such generous as Royal Business Club. Kasi na lang po yung office nyo na lang dito sa Dubai, why don't you take advantage of this office? Napakaganda ng opisina po ninyo. Third floor and fourth floor, kung ano po ang kailangan ng distributors ibinibigay ng company. Hindi ba? Para kayong binigyan ng, hindi parang eh, binigyan kayo ng negosyo na wala kayong gastos. Tama? Tama. May opisina kayo na sarili nyo, naka-aircon kayo, may staff kayo, etc. May mga accountant kayo, may secretary kayo. Ang gagawin nyo na lang yung negosyo na lang mismo. Tama? Para magtayo ka ng negosyo, magbabayad ka pa ng pwesto, may staff ka na babayaran, etc. Eto, lahat ng overhead expenses, sagot ng Royal eh. Ang gagawin mo na lang, gagawin mo lang ang negosyo. Tapos hindi nyo pa minamaximize yung ganda ng opisina. At napakabait pa, napaka-supportive ng ating branch company. You know, I admire this guy so much for being so hardworking. Na alam mo yon, minsan hindi niya na iniisip yung sarili niya, yung minsan, even if he's not feeling well, pero he's always here para sumuporta talaga sa buong distributors ng Royal. Sometimes kung ano yung meron sa atin, hindi natin na-appreciate. Kung ano yung meron tayo, hindi natin nakikita yung ganda. Tama? Pero pag nawala, dun mo marirealize na kailangan mo pala yan. Tama, mali? Sana ngayon palang ma-appreciate ninyo kung ano po ang ibinibigay sa inyo ng kumpanya. Imagine mo, for having an office like this, na hindi ka mahihiya kahit na sino pang isama mo dito, ibang lahi, big time, negosyante, you have a very good office. Yung a very presentable office. Napaka-big time ng opisina ninyo. Tama, mali? Tama. Actually, pag nag-invite ka, pwede mo sabihin sa invite mo, kung tayo mag-meet, meet me at my office. Ang tali, sabi, grabe, may office ka dito. Oh, magpunta mo dito, hindi niya alam, office natin lahat. Oh, meet me at my office, punta ka dyan. Ang ganda-ganda ng pwesto niyo dito. Tama, mali? Tama. Ibig ko sabihin mga kaibigan, the company is so generous, nagbibigay pa ng maraming incentive ang company. Sa incentive lang na binibigay ng Royal, mababaliw ka na. Imagine niyo po kung nagpa-incentive ang Royal, excellent talaga. Isipin niyo, no, hindi gumagawa ang Royal ng pipicture din lang. Yung mga so-so lang, yung pwede na yan. Laging palaging big time. In fact, ang Royal po pwede magbukas ng office o branches in different countries. Kaya lang, pag kaya tumatagal po, pag nagbubukas kasi ang Royal, gusto niya talaga planchado. Gusto yung maganda talaga. Like for example, ang dami kong networking companies na alam, nagbubukas po ng office sa ibang bansa, pero kapiranggut na opisina lang, lalagyan lang ng whiteboard, tapos konti upuan, opisina na. Tama? Tama. Meron ba kayong encounter na ganyan? Meron. Yes, pero ang Royal pag nagtayo ng office branch. Yes. Office talaga. Tama? So,
Ibig sabihin, magbubukas pa tayo ngayon sa Singapore, magbubukas pa tayo sa London. Pag nagbukas ang London, that will be a gateway to other European countries. Mga kaibigan, isa lang gusto ko sabihin sa inyo. Pag hindi kayo sumabay sa nangyayari sa Royal, mapag-iiwanan talaga tayo. So whether you like it or not, ang Royal po is growing. Papalaki na papalaki, pa-expand na pa-expand. So, ibig sabihin, ang gagawin mo, sasabayin mo na lang ang paglaki ng kumpanya. Tapos yung mga incentives pa na binibigay ng company, like the travel incentive, you will miss like 3/4 of your life kung hindi kayo nakasama sa mga travel ng Royal. Di ba, Sir Danny? Yes. Grabe ang mga pa-travel po ng company. Talagang mas spoiled ka talaga. Ramdam mo na para kang big time na big time. Ako, I've been to lahat po na travel incentive ng Royal, nasamahan ko na. Except for South Africa dahil guide nga nagpahinga muna ako. Pero qualifier ako doon. Pero yung European countries namin, South America, sa Brazil, all expense paid. Breakfast, lunch, dinner, ang gagawin mo lang, subukan, kumain, kasi libre lahat. Naku, ayun, tapos naka-check-in ka sa isang magandang hotel. Alam mo yun, tapos susunduin ka pa lang sa airport, susunduin ka pa lang sa opisina kasi meron pong bus yun eh. Coaster, di ba? Anong-ano, lumilipad ka, tapos meron kayong tour guide. Basta sobrang ganda, busog na, kakain ka. Tapos may kasamang official videographer at photographer ang Royal to cover up the whole event. Kung ang Royal po pipitsugin o nagtitipid, pwede naman kanya-kanyang video lang, di ba? Yung kayo-kayo na mag-video. Di ba may mga company na gano'n? At pag binidyo, gumagalaw-galaw pa. Ay, grabe dito, tapos gumagalaw-galaw yung video. Sa Royal, hindi gano'n. Kumuha po ng sariling videographer at photographer ang Royal na binayaran mismo professionals. Pati pamasahe, may professional fee, pati hotel, para lang i-cover yung event. Kaya gumawa ng ganun. Kaya kapag natapos yun, alam mo yun, talagang it's a memory that you will keep forever. Kasi ang ganda pag natapos, yung pagkaka-video niya, etc. Talagang feel na feel mo, para kang celebrity, nasa airport pa lang kayo. Alam mo kami doon, nasa airport pa lang, akala talaga kami mga artista. Kasi meron kayo sarili jacket na ibibigay, t-shirt, tapos may sumusunod sa mga videographer, tapos may mga salita-salita kayo doon kasi parang kayo nagdo-document. Akala mo mga artista, akala ng mga tao sa amin, artista talaga kami. Diba? Yun ang nakakatuwa. Tapos ang gastos mo lang doon, shopping lang talaga. Diba? Sapat ang malupit noon mga kaibigan, you will get the chance to mingle with top earners, so cream of the crop talaga. So, tapos yung presidente, mga kasama mo, yung mancom, parang alam mo yung makita mga magkakaibigan, mga tao din pala. Siyempre, tao din pala siya. Magiging, so, i-goal ninyo that you will be with us sa mga susunod na travel din. Sino rito yung pangarap niya makasama sa travel? Yes! Yes! The products. At ka dapat maniwala sa produkto. You have to be the product of your own product. Okay? It has to be your own personal story. Dapat kwento mo. Hindi pwede kwento ng ibang tao. Mga kaibigan, kailangan, importante umatid kayo ng product demo at importante po gamitin niyo yung produkto. Di ba bago ka maging pusher dapat? Yung iba nagtatanong, effective ba talaga ang product? Hindi po makakarating to ng Dubai, ng Taiwan at tatagal ng halos 5 taon ng Royal kung palpak po ang produkto. Not once, nagkaroon po tayo ng demanda sa mga produkto natin. And more than 50% of our sales nanggaling po sa reorder. Hindi magiging sales yan kung wala pong repeat order. Tama? More than 50% of our sales, repeat order po yan. So there's customer satisfaction. Nakuha niyo ba? Yes! Okay, number 3, you have to believe in your upline. Sino po yung upline niya dito? Yung upline po, tao po yan. So, ikaw to, okay, di ba may sponsor, may mga tao po sa taas. These are your uplines. Yan po ang dahilan bakit kayo napunta dito sa Royal. And it's always for you to have that sense of gratitude or utang na loob. Kasi ang tao daw na walang utang na loob, hindi daw malayo ang nararating. Naniniwala pa kayo. Yes! Kapag darating yung time, pwedeng nagpasan mo ang kinikita ng mga uplines mo. Kasi dito hindi po porke ikaw ang upline, palagi ikaw ang malaki ang kita. Big instances, maraming instances po na mas malaki ang kita ng downline kaysa sa upline. Pero sana dumating man yung panahon na mas malaki na ang kinikita mo kaysa sa mga upline mo, sana huwag kang makalimot at once upon a time, nung hindi ka pa marunong sa Royal at hindi ka pa kumikita, yung mga tao yan ang tumulong sa'yo at kumalalay sa'yo.
important for you to be grateful and to be thankful kung ano yung na-offer sa inyo, di ba? Kunyari, pinag-RVP ka na ng apply mo, huwag mong pintasan. You say, pasalamatan mo. Tama? Yung simpleng RVP lang, pinag-RVP ka, huwag mo isipin obligasyon niya yun. Kasi sa totoo lang, pwede ka naman niyang hindi ipag-RVP. Tama, mali? Ipagtulungan ka ng apply mo, gagalaw ka ba? Gagalaw ka ba? Yes. Pag hindi ka tinulungan, gagalaw ka rin ba? Yes. Pag tinulungan ka niya at gumalaw ka, may kita si apply? Yes. Okay, pag hindi kanya tinulungan, gumalaw ka, may kita siya? Yes. Ibig sabihin, tulungan kanya o hindi kanya tulungan, basta gumalaw ka, kumikita siya. Pero bakit ka pa rin niya tinutulungan? Naintindihan niyo po yung point ko? Yes. Kahit hindi kanya tulungan, ikita yan eh. Pero bakit nandyan pa rin siya para tumulong sa'yo? Ibig sabihin, you just have to be grateful na at least kahit papano, yung simple things po na nagagawa ng upline, eh, nakakatulong din sa inyo. Actually, sabi nga, be happy if your upline is strong. That means you have a good leader. But be happy also if your upline is weak. Because it's time for you to assume responsibility. Either way, you just have to be happy. Huwag niyong kwentahin o bilangin yung ginagawa ng tao sa taas mo kasi hindi mo negosyo yan. Ang negosyo mo mula sa'yo pababa. Kung sa tingin mo nagkukulang si upline, punan mo na lang. Tama? Yes. Kasi if you always think of the pagkukulang ng upline, naapekto ang pati trabaho mo. Ikaw ang naapektuhan, ikaw ang talo. Tama, mali? So, gawin mo na lang yung sa tingin mo dapat mong gawin. Nakuha nyo? Yes. Parang ako, may nag-invite po sa akin na wala. Nag-disappear. Pero, hindi ako nagalit sa kanya. I have no bitterness at all. Alam mo kung bakit? Kasi nagpapasalamat nga ako sa kanya, sinama niya ako sa Royal. Kahit na umalis siya, bakit? Kasi the fact na pinakita niya sa akin ang Royal para sa akin, malaking pasasalamat na yun para sa akin. Pag tinulungan niya ako, bonus na lang yun. Nakuha nyo? Yes. So, ibig sabihin mga kaibigan, sometimes the more you expect, the more you get frustrated. Di ba? Yes. If you expect too much of this person, dapat ganito yung ginawa niya sa akin, dapat tinulungan ako, dapat ganito. Ang tendency, ikaw yung mas nagdadala ng burden. Nakakuha niyo ba? Yes. So, in life, syempre, happiness is a choice. You choose to be happy, you choose to be sad. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Okay, so mga kaibigan, you have to love your upline, trust your upline, respect your upline. Why? Importante po yung tiwala. Dapat mag-trust ka sa upline mo. Bakit? Kasi, hindi ka naman, naniniwala ako, hindi ka tuturuan ng mali ng upline mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagkamali ka, pati upline mo nagkamali. Example, downlines ko po kayo lahat, tinuruan ko kayo ng mali. Pag kayo nagkamali, pati ako nagkamali, kasi part ng negosyo ko yung downlines. Tama, mali? So, bakit ka tuturuan ng mali? So, ang tawag dyan, blind obedience. You will just follow, hindi mo alam bakit ka susunod, pero susunod ka na lang. Ang tawag doon, tiwala. Guys, are you still there? Yes! Guys, are you still there? Yes! So, para sa akin, importante yung tiwala and total submission to your upline. Nakuha nyo? Pag sinabi ni Apple, katulad kami, alam mo yung mga downlines ko, kadalag na yan, lalaki, mga barako. Pero, you know, we practice what upline-downline relationship. You have to practice the upline-downline relationship. When it comes to business, syempre, alam mo kung sino yung upline mo. Tama? You have to listen. Kasi, hindi naman yan mauuna sa'yo na wala siyang nalalaman. Nakukuha niyo po? Are you still there? Yes! But remember, your upline is not your slave also. Hindi mo alipin yung upline mo. Ibig sabihin, hindi upline ang gagawa ng trabaho para sa'yo. Minsan kasi yung mga tao na hindi nila ma-differentiate yung tutulungan sa gagawin yung trabaho para sa kanila. Example, sabi niya sa upline niya, grabe naman to si upline, wala man lang sa akin binigay ng tao. Alam niyo yung spillover, it is not something that, it is not a compulsory for your upline to do that to you. Hindi niya obligasyon na magbigay ng tao. Prerogative niya yun kung gusto niya mag-steal. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, bakit hindi niya ako binigyan ng bit? Supply naman, binigyan ako ng left, hindi pa ako binigyan ng right. Kung nagbigay na sa'yo ng left, nagbigay pa ng right, sana account na lang ngayon. Tama, mali? Yes. Okay? Tapos, yung upline is not your slave, meaning, hindi siyang gagawa ng trabaho palagi sa'yo. Example, upline ni RPP ka bukas sa alas 8 ng umaga. Mamaya naman, alas 11. Maganda siya, alas 3, pupunta tayo ng Abu Dhabi. After natin sa Abu Dhabi, didiretso tayo na Sarja, alas 7. Kumbaga, hindi ka titigil upline, hanggang dinumuluan din lang. Di ba kailangan, masulit kita kasi talaga kumikita ka sa akin. Alam niyo mga kaibigan. Okay, number one, para sa akin, you don't monitor the income of your upline.
Because if your upline is earning, it's his right. Tama, mali. Kasi ikaw din doon, ganun talaga yung sistema. Pag ikaw ba, bibili ka ng shampoo sa grocery, sasabi mo ba sa tindera, manang, magkano kinita mo dyan sa... Libre mo ako dyan, ha, kasi kumita. Kaya pa tayo nag-negosyo kung ayaw kung wala kumikita. Tama, mali. Tama, mali. So if your upline is earning, it's his right. Kasi ikaw, ganun din po yun. Nakukuha niyo po? So, do not slave your uplines, meaning, hindi upline mo ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa'yo. Kung upline mo ang nag-RVP ngayon para sa'yo, i-take advantage mo yun. Darating yung time, dapat matutunan mo na rin yan. Nakukuha niyo po ba? Yes. Kasi hindi sa lahat ng araw, kasama mo o bit-bit mo si upline. Nakukuha niyo? Yes. So, understand the RVP. Master the RVP po. Pag-aralin niyo mabuti yung RVP. Kasi that's the lifeblood of the business. Guys, are you still there? Yes. Okay? So, love your upline, respect your upline, trust your upline. And whatever you do to your upline, remember, your downlines will follow. Aniniwala ba kayo doon? Yes. The business is copy business. Monkey sees, monkey does. So, ano ginagawa mo sa upline mo, gagawin sa'yo ng downline mo. Pag binabadmouth mo si upline, darating ang panahon, huwag kang magtaka, may downline ka magbabadmouth din sa'yo. Kasi nakikita niya, ginagawa mo yun eh. So, akala niya, okay lang yun. Tama, mali. So, dapat, kung ayaw, yung golden rule na lang, don't do unto others what you don't like others do. Yes. Tama? Yes. Kung natingin mong gawin din sa'yo. Tama, mali? Tama. Kahit ito ba, pag ginawa ko to sa upline ko, masaya ba ako pag ginawa to sa akin ng downline ko? Kung ang sagot mo yun, huwag mo na lang gawin. Kasi baka dumating yung time, gawin sa'yo ng downline mo, masaktan ka. Kaya once upon a time, ginawa mo naman yun sa upline mo. You know, I believe this business is a business of relationship. You have to have a good relationship with the people you're working with your upline, with your downline. Kasi if you're not comfortable with the people you're working, hindi ka masaya, tama? Pag hindi ka masaya, hindi naging effective. Nakukuha niyo? So your relationship is something that you work out. Tama, mali? Tama. Tama ba? Yes. So, importante, yung understanding lang and communication. Kung meron mang hindi pagkakaintindihan, huwag mo sasabihin sa ibang tao kasi hindi makakatulong ibang tao. Sasabihin mo lang yan mismo doon sa taong people. Nakakuha niyo po? Kasi alam niyo, minsan nangyayari yung ganyan. Kasi syempre, tao yan eh. Di ba kung magkakamag-anak nga minsan, nagkakaroon po ng misunderstanding. What more, yung mga hindi naman magkakamag-tubo. Nakakuha niyo po? Yes. Guys, are you still there? Yes. Okay. So you also have to believe in your downline. Trust your downline, respect your downlines, love your downline. But do not be in love with your downline. Mga mo nagpumusok-pusok. I love your downlines, respect your downlines, trust your downlines, okay, treat your downlines like your children. Ano yun? Hindi mo masyadong hihigpitan kasi baka hindi matuto. Huwag mo rin masyadong luwagan kasi baka maligaw po ng landas. Nakukuha niyo ba? Yes. And importante, if your heart is to help your downlines, money will just follow. Alam niyo, sa totoo lang po, medyo, sounds so perfect, pero sa totoo lang, sa negosyo to, it's about leadership. Taking focus off of yourself. Pag inisip mo muna talaga ang kapakanan ng tao mo, magugulat ka, mas maraming blessings sa darating. Yes. Ibig sabihin, mas marami kang leaders mo na napayaman, mas madali ang pagyaman mo. Yes. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Dito wala ko, ibig sabihin, pag may invite ka, nag-member, hindi po rin nag-member yan, tapos na po ang trabaho. Dapat pag nag-member yan, ang vision mo, dapat matulungan mong yumaman itong mga tao na ito. Kasi pag napayaman mo yung left mo, napayaman mo yung right mo, wala kang choice kundi yumaman. Tama, mali? Yes. Okay, salamat po. Okay. Practice the upline. Ano ba yung golden rule dito? Ang golden rule po, when you are up, you go down. And when you are down, you go up. Pag hyper ka, excited ka, you have that full energy, magpa-meeting ka, kung sabi mo downlines mo, you have to pass on the energy. Nakukuha niyo ba? Yes. So sabi mo sa ano, grabe yung matita ko ng presentation, nakapagpapain ako, ikwento mo lahat ng mga magagandang bagay sa'yo to pass on the energy. Nakukuha niyo po? Yes. But when you are down, disappointed ka, depressed ka, na-injan ka, na-reject ka, parang down ka, huwag mo ikukwento sa downline mo. Baka naman sa downline, sabi mo sa downline mo, grabe, ang hirap ng royal, no? Sa downline, makaka-member pa lang last week. Sabi niya, grabe na yun, sana, no? Sana hindi na ako, ma'am. Eh, kumari mo, feeling mo, kasi minsan dito, pag mababarkada, ano,
nawawala yung upline down na relationship. Barkada ko naman yan, okay lang yun, naiintindihan na niya. Pagdating sa negosyo, downline mo pa rin yan, kumukuha ng lakas sa'yo yan. Remember, upline, you are the strength of your downline. So you have to be strong for your downline. Tama? So ibig sabihin, sabi ng downline mo sa'yo, okay, naku-upline, bakit ganito? Pag ikaw down ka, you go to your upline. Pag down ka, hindi mo sa downline sasabihin, sa upline. Nandiyan pa ba kayo? Yes! Upline, grabe. Isang buwan na po ako dito, wala pa ako ng papa-member. What's wrong with me? Ano po ba dapat kong gawin? Sabihin mo yan sa upline. Kung ikaw naman upline, huwag mo naman sang ayunan. Baka naman sabihin mo, ikaw lang ba? Okay, good news. Isa na nga lang ang downline mo, mawawala pa yun. Pagka-boost ba ng spirit yung parang coach, di ba, sa basketball? Parang ka-coach eh. Ay, nakita ka na bang coach ng basketball last 2 minutes, sabi ng coach. Ako, wala na, talo na tayo dito. Na-issue yung bola, patalo na tayo. Wala pa ako nakita ng coach ng basketball na gano'n, di ba nga, kahit tatambak na, sasabihin pa, go pa. Tama, pampag-boost ng moral yan. So, dapat gano'n ka din. So, sabi ng downline mo, offline, bakit ganyan? Hanggang ngayon, wala pa ako ng papa-member, na in-invite ko, reject. Ano sasabihin mo? Okay lang yan downline, ang sabi ni Miss Rocky. Diba? Pag puro no, malapit na ang yes. Sige, go na naman yan. Nakukuha niya ba? Yes. So, meaning, as an upline, you're just like the coach. Kinukuhanan ka ng lakas ng downline mo. Diba? So, when you are up, you go down. But when you are down, you go up. Nakuha niya po? Yes. And also, syempre, mga kaibigan, kamukha na sabi ko, always be grateful, be thankful. Katulad, kunyari po, diba? Sa tagal nyo na ngayon na magkakasama ng mga upline nyo, kung katabi nyo po mga uplines nyo ngayon o sponsor ninyo, pwede ba tapikin nyo lang yan sa balikat at sabihin mo, thank you upline. Thank you upline. At saka ito lang, do not bypass your upline. Diba kunyari yung sponsor mo, eto ka, tama? Minsan yung sponsor mo, kadalasan pag-sponsor, yun yung barkada mo, di ba? Nakamali. At kadalasan itong sponsor, ito yung kasabay mo, wala pa rin resulta yan. So kadalasan, or kahit apply mo yan, hindi mo pinapansin. Nagpapakita gilas na, hindi mo pa rin pinapansin. Tama palagi ang tingin mo lang na apply, yung grand apply. Hindi dapat ganoon. Kasi ano yung feeling mo kapag binabypass ka? Tama? Parang ang tingin mo upline, ito lang. Parang ito, pag nagsaan, nagsasalita, di mo pinapansin. Nagpipilit na mag-meeting, pinimiting na kayo. Nagpapaka-upline na, ayaw mo pampansin. Bigyan nyo naman ang pagkakataon maging upline. Kumbaga, syempre, bigyan mo na chance. Dahil sa totoo lang, yung upline mo, hindi ka naman mapupunta dyan, dito sa Royal, kung hindi sa sponsor mo. Ako nga, para sa akin, sa lahat ng uplines, ang pinaka-dapat yung gratefulness mo dahil doon sa sponsor. Kasi siya talaga ang personal na nagbitbit at nagtiwala sa'yo. Kung walang tiwala sa'yo yung tao na yun, hindi ka dapat napunta dito. Tama? Nakalimutan natin yung direct sponsor natin because we feel ka-level lang natin yan. Pero hindi. Yung sponsor mo, ang unang-unang tao, higit kanino man, ang nagtiwala sa'yo sa negosyo. So, before anything else, you have to thank your sponsor. Papasalamat ako sa kanya, sinama niya ako sa kanya. Diba? So, palapakan. And of course, yung pinaka-uplines natin, of course, si God, palapakan naman. Ang number one na supporter. Dami-dami niya na build. Okay. So, palapakan niya natin ulit. Believe in yourself. Of course, di ba kailangan nagtiwala ka sa upline mo, sa downline mo, sa lahat ng tao, nakalimutan mo na magtiwala sa sarili mo. So, syempre, you have to believe in yourself. Di ba? Huwag kang, kasi kung yung ibang tao nga nagtiwala sa'yo, ikaw pa kaya yung magtiwala sa sarili mo. Hindi ka isasama ng sponsor mo kung wala siyang paniniwala sa'yo. Tama? Tama. Palapakan natin mga sarili mo. Last 15 minutes na lang po, ano? Okay, A stands for attitude, B stands for belief, C stands for commitment. Ano ba ibig sabihin ng commitment? Mga kaibigan, for you to become successful in this business, it's important for you to commit yourself. Commitment is very important. Ano ba ang commitment?
Commitment means doing things you have never done before. Alam mo yon, may ginagawa ka na bagay na dati hindi mo ginagawa, pero out of your commitment, ginagawa nyo. Nangyari na ba sa inyo yun? Example, hindi ka sanay nakikipag-usap sa hindi mo kilala. Siyempre, pag mo naman siya kakausap, hindi mo siya kilala, di ba? Pero ngayon, ginagawa mo na yan. Hindi ka sanay nakikinig ng seminar na matagal, ngayon, ginagawa mo na. So there are some things now na ginagawa mo na dati hindi mo ginagawa. You know, that's commitment. Guys, are you still there? Yes! Okay, so importante po yun. Commit yourself to this business. Mga kaibigan, alam nyo, no, sa totoo lang, ngayon po, April pa lang, di ba? May, June, July, August, September, October, November, December. 8 months to go before the year ends. Yes. Nag-billionaire ako after 9 months. 7 months doon, part-time ako. So yung 8 months na natitira sa taong to, kung haatawin nyo talaga at i-commit nyo ang sarili nyo, maliwanag pa sa sikat ng araw kayo nung mahit yung billionaire circle. Yes! But you have to commit yourself. Okay? Commit yourself from 6 months to maximum of 1 year. Proven na po ito. Commit, when I say commitment, doing things you've never done before, itutodo mo, ibibigay mo na talaga na kaya mo. Hindi ka mag-excuse, no excuses, walang reklamo. Pag sinabi ng apply, umattend ka, attend ka. Pag sinabi ng apply, magbitbit ka, magbibitbit ka. Wala ka ng mga reklamo na kasi ayoko speaker, kasi ayoko ganito, kasi malayo, kasi ganito. No excuses, no complaints. Stop complaining. Stop making excuses. Just do what you have to do. Aniwala ka sa akin, hindi matatapos ang taon na ito, isang seminary na ulit. Thank you. Thank you. That is a commitment. You just have to commit yourself to your goal and you have to commit yourself to the business. Pag kinumit mo yan, magagawa niyo po yan. Nakukuha niyo ba? Yes. Ako naniniwala ang tao, basta ginusto mo, magagawa mo. Tama mali. Di ba nangyari na sa inyo yan? Meron kayo isang ginustong bagay na gusto-gusto mo, nakuha mo. So, ibig sabihin mga kaibigan, kailangan gustuhin mo rin talaga mag-seminary ngayon taon na ito. Yes! Kung gusto na mag-seminary this year, kasi marami pa lang kakakit na seminary ngayon. Total commitment, ha? And letter D, okay, stands for discouragement. Ano yung discouragement? I'm sure maraming tao pwede mag-discourage sa'yo as you do this business. Actually, kahit naman anong bagay, hindi na, meron talagang kontrabida, di ba? Paano naman mabubo ang pelikula kung puro bida lang? Siyempre, kailangan ng spice din yung kontrabida. Nakamali. Pero bottom line, never allow people to control your lives. Okay? Because it's your life, it's your dream, it's your destiny. Alam mo, sabi nga, di ba may kwento isang kalabaw? Alam niyo na ba yung kwento ng kalabaw? Yung mag-ama, diba, sumakay sila, yung mag-ama, dadali nila yung kalabaw sa ibang ibayo. Tapos, bit-bit-bit nila yung kalabaw, hila-hila nila. Nung nato sila sa unang kanto, may nakita sila nag-uupo ka mga tao. Sabi nung mga nag-uupo ka mga tao, ito naman mga tao na to, at tatanga, may kalabaw, hindi nila sinasakyan, napapagod pa sila, nanghihila ang kalabaw. Nung narinig kong tatay yun, ang ginawa, sinakay niya yung anak niya sa kalabaw, hinila niya yung kalabaw. Nung pangalawang kanto, may nakita sila nag-uupo ka tao. Sabi ng mga nag-uupuhan, grabe naman itong batang ito, walang mundo. Siya pa ang sumakay sa kalabaw, hinayaan niya yung matanda ang hila ng kalabaw. So narinig ng mga ama yun, bumaba yung bata, sumakay yung ama sa kalabaw. Naghila ngayon ang anak, dinala sa pangatlong kanto, may nag-uupuhan na naman. Nung may nag-uupuhan, narinig nila, sabi ng mga tao, grabe naman itong matandang ito, hindi na naawa sa bata. Ang bata pa ang pinaghila, siya pa ang sumakay sa kalabaw. So nung narinig ng ama yun, pinuhat yung anak niya, sinakay sa kalabaw. So silang dalawa na ngayon nasa kalabaw. Sa pang-apat na kanto, na nakita na naman sila nag-uupo ka mga tao. Na overheard nila, sabi na naman ng mga tao, grabe naman itong mga tao, kung hindi na naawa sa hayop. Dalawa ang sumakay sa kalabaw. Ay naku, nung narinig ng mag-ama yun, alam mo ginawa nila. Bumaba sila ng kalabaw at pinuhat sila ng mag-royal kayo, may sasabihin na ibang tao. Huwag ka pa rin mag-royal, meron sasabihin din sila. You know what? There's no secret to success. A specific secret to success. But there's only one secret to failure. Try to please everyone. Tama? Yes. So the only secret to failure is try to please everyone. Do not please anyone and do not please everyone. Tama? Gawin mo kung ano yung nakita mo maganda. Gawin mo yung ano yung nakita mo tama. Kasi it's your life, it's your dream, it's your destiny.
Yes. Tama? So don't allow people to control your lives. Yes. Naka nyo? Yes. Kayo, palakpak kayo ng palakpak, baliw na baliw kayo. Pag uwi mo, sabi nung ka-border mo, sabi niya, di ba totoo yan, nag-attend na ako, lang nangyari sa akin. So, di ba, alam mo kung makikinig ka na rin lang daw sa dalawang klase ng tao, kanino ka makikinig? Sa successful o sa failure? Successful! Kasi, kung sino daw yung tao pinapakinggan mo, kung ano yung buhay na meron siya, yun ang magiging buhay. In short, pag uwi mo mamaya ng bahay, at sabi sa'yo na ka-boardmate mo, hindi totoo yan, racket and scam yan. Bago ka makinig sa kanya, tingnan mo muna siya. Huwag mo naman siya tingnan mo lang ulo. Tingnan mo muna at i-analyze mo anong buhay meron siya ngayon. Kung ang tanong, tagutin, tanongin mo sarili mo, ito ba ang buhay na gusto mo? Kung ang sagot mo, hindi naman yan ang buhay na gusto mo, bakit mo siya papakinggan? Tama? 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 Resulta. Kasi kung ano yung buhay ng taong pinakinggan mo, eventually yun ang magiging buhay. Yes. Tama? Hindi naman po sa pagmamayaba, pero nakita nyo naman siguro ang naging resulta sa amin ng royal. At ito po ang sinasabi namin sa inyo. Sundin nyo kami o hindi, nandito na po kami. Kaya lang, ito good news. Pag sinunod nyo kami, kung ano nangyayari sa amin, yun din ang mangyayari sa inyo. Yes. Be careful sa mga pinapakinggan mo, because if you copy successful people, you become successful. Now, if you copy failures, then you will become failures. Tama? So, stay away from negative people. Stay away from those people who will discourage you. Huwag kayong makikipag-debate. Lalo na kung baguhan lang kayo. Kasi hindi nyo pa kaya sumabak. Baka sabak kayo ng sabak, hindi nyo pa kaya makipag... Diba, sasabihin mo, maganda ro yan. Sabi nyo, hindi nga eh. Maganda to, isang puna sila, mag-isa ka lang. Sabi mo, totoo ba? Pangit ba? Seven kids. Malakas sumata ka negative. So kung hindi nyo pa kaya talaga, dahil hindi pa kayo equipped, bagong-bago pa lang kayo, huwag kayo makipag-debate. Stay away. Huwag ka na makipag-usap. O kaya change topic kung umalis ka. Nakuha nyo? Kasi mahirap makipag-usap sa taong sarado ko. Naniniwala ba kayo? Yes. Kung walang maganda sa taong sarado isip, yes. Kaya pakitaan mo ng pera yan, pakitaan mo ng resulta yan. Pag sarado, utak na hindi niya makikita yan. So, useless makipag-usap. Guys, are you still there? Yes! Okay, so importante, avoid discouragement. Okay, and then, E stands for energy. Mga kaibigan, itong negosyo na ito, when you do this with energy. Do this with excitement. Because your excitement is like a magnet that will attract other people. Minsan sasabihin mo, bakit gano'n, isang taon na ako sa Royal, parang walang sumasama sa akin. Bago ka magtaka, ba't walang sumasama sa'yo, i-analyze ko kung paano ka mag-invite. Baka naman pag nag-invite ka, sabi mo, diba? Alam mo kung ako sasama, ako invite mo, hindi talaga ako sasama. Alam mo kung bakit? Eh, hindi mo pa ako sinasama, mukha nang nalugi ka. So, kailangan, kasi your excitement is like a magnet that will attract others. You have to be excited. That is the culture and spirit. Example po, may seminar tayo dito, diba? Huwag niyong iasa sa speaker lang lahat yung ganda ng presentation. Ano yan, itulungan yan, the speaker and the audience, di ba? Ibig ko sabihin, kunwari ako, kahit na hindi ako ganun kagaling na speaker, hindi pa ako ganun ka, bago-bago pa lang ako, pero pag dinala ng crowd yan, maniwala ka sa akin, yung kasama mo first time, baliw yan paglabas. Yes! Kasi yung first time na kasama mo, wala naintindihan yan. Pero ba first time pag-attend, naintindihan agad? Ako nga, hindi ko manintindihan eh. Alam ko na nagbabalik lang dyan, dahil nakita parang yung energy. Clapping is positive, it creates positive atmosphere. And positive atmosphere attracts positive results. So, salamat to sa palapag. Isipin mo na lang, isa lang ang first time dito sa kwartong to. Isa lang, lahat tayo members lahat. Panagsalta ang speaker, grabe kung magpalakpak, ay grabe power, baliw na baliw lang ng tao. Isa lang yung first time. Maniwala ka sa akin, yung isa na yan, paglabas sa buwang yan. Alam mo kung bakit? Kasi kuyog yun eh. Ang grabe, power pa, nagsalta ang speaker, talagang pinapalakpakan. Tutulungan nyo dapat ang speaker. Hindi nyo hahayaan na yung speaker lang ang bahala sa buong first time. Kung kanyari, grabe! Ginaganahan ka, lalo pa nag-aano. Pero kung ikaw, kunyari, di ba, member ka na, may bit-bit ka na first time, ikaw pa na member yung nakaganyan.
Imbis ang ginawa mo, kailangan pag ikaw meron kang bitbit, pag may bitbit ka, ipakita mo sa bitbit mo na attentive ka rin na nakikinig. Kasi kung pinakita mo na ikaw mismo hindi ka interesado nakikinig sa speaker, syempre yung first time mo, hindi rin siya makikinig doon sa speaker. Kasi isipin niya, sino ba itong tao na ito? Hindi naman natang importante. Pero pag nakita niya na ikaw mismo, grabe ka doon, kinakausap ka na first time, uy, that is... Dapat ganun. Ganon, nakuha niyo ba? Yes! Ako rin sa tie speaker dito, meron kang 2 for 2. Ay, grabe! So nakikita ba, alam mo kung bakit? Di ba nga monkeys is monkeys? Kung ano nakita ginagawa mo, ginagaya yung first time. So pag nakita niyo, grabe, baliw na baliw kayo, first time. Tama? Pag nakita ng first time, dapat gano'n sa kanya. Kasi pag nakikita niya gano'n ang normal dito, sumasabay yan. Pero kung ikaw mismo, sino gusto yung umaman? Tapos isa sa type speaker, text ka ng text, yung ka ng cellphone, ganyan ka ng ganyan, labas ka ng labas. So para yung nagsasalita sa harap, hindi importanteng tao. So how can you expect naman yung first time to listen? Eh kung ikaw nga mismo na taga rito, eh hindi mo nire-respeto yung nagsasalita. Right. Nakuha nyo? Yes. You have to respect the speaker. You have to give the due respect to the speaker. Bakit? Kasi ano yan eh, service yan, service lang nila yan eh. Tama. Tama? Hindi naman yan, actually, hindi naman lahat ng katulad, kunyari, hindi naman lahat yan downlines eh. Mag-join yung iba dito, wala namang kita yung speaker na iba. Kaya lang, ginagawa lang yun, service to the company. So ikaw, pag nagbitbit ka ng tao, dapat ipakita mo sa taong binitbit mo na yung nagsasalita sa harap ay importanteng tao. Tama. Para yung first time mo, makinig din sa kanya. Alam mo ang first time, hindi niya alam kung sino ang magaling o hindi. Kasi kakapasok lang niya rito, first time pa lang yan, wala pang naririnig na ibang speaker yan. Tama, mali? Iba kasi nga gawin nila, naku, di ba ganito speaker na to, ayoko to. Yung first time mo, hindi naman niya alam kung sino ang magaling eh. Eh kahit niya sabihin niya na 2,000 dirhams ang package, hindi alam na first time kung totoo yun eh. Guys, are you still there? Yes! Kasi nga first time, wala pa siyang alam. Nakukuha nyo? Yes! Ito, ibig sabihin, ikaw ang magbibigay sa kanya ng... Tsaka ikaw ang magma-mindset sa kanya na magaling yung papakinggan niya. Diyan papasok yung tinatawag na ABC rule. Okay? Listen, 5 minutes. ABC rule, ito importante to. Advisor bridge client. Alam niyo ba kung ano ABC? Chairman of the board? Pwede po bang pakiyan? Tapos, upo lang ako ng mga 5 minutes. Haba na dito. 5 minutes na lang ha, kasi bawal po long standing. Palakpakan natin ang chairman ng chairman. Tingnan nyo, ano pinalakpakan nyo siya? Pinalakpakan nyo. Mahal ang pag-erase eh. Pero nung pinalakpakan nyo, talaga gumagalong-galong. Alam nyo, that's very important. Yung tinatawag na ABC rule. Advisor bridge client. Dito, hindi mo kailangan maging magaling. Dapat magaling ka lang mag-ABC. Ano yung ABC? Advisor bridge client. Yung advisor, ito yung speaker. Ito yung apply mo. Ito yung tao nagpe-present ng business. Di ba minsan hindi mo ma-present yung business, kailangan mo na ibang tao mag-present. Or actually, kahit marunong ka mag-present, pag kaibigan mo yung pe-presentan, ang hirap mag-present eh, kasi too much familiarity. Lalo na kung kilala ka niya puro kalokohan lang, tapos bigla ka mag-present ng business, hindi makikinig sa'yo. So kailangan mo na ibang tao na mag-present para sa'yo. Monday to Saturday, meron po tayong speakers dito sa office. Ang ganda ng opisina, magagaling ang mga speakers, malulupit po ang mga speakers. Ano lang gagawin mo? You will play a very important role. Yung pinakamalupit na role, manggagaling sa'yo. Bakit? Because you will play the bridge. Ikaw ang magbi-bridge sa speaker at sa kliyente. Ikaw ang magbi-bridge sa client. Yung client, obviously, that's the first timer. Advisor, that would be the speaker. Ikaw ang magbi-bridge. You have to introduce the advisor properly to the client. Dapat maayos ang introduction mo. You have to make this client feel that the speaker or the advisor is a very important person.
para makikinig siya. Kasi sino itong nasasalita na ito para pakinggan ko? Guys, do you understand? Yes. At naniniwala po ako. Alam mo ba kung ano yung... Kwento ko sa inyo, ito na kwento ko sa group ko last time. Alam mo kung gano'ng importante ang ABC? Yung isang friend ko, kasi sa Pilipinas po, may usong donut doon, yung Jayco. Yung pinipilahan ng talaga sa Taino, magrabe pila. Eh, curious na curious ako, bumili ako kasi ang pinipilahan. Bumili kami. 2 hours bumili yung kasama ko sa bahay. Pag-uwi namin sa bahay, nandun yung isang downline ko. Dinner namin sa Bataan. Sabi ko, oy grabe, Kat! Sabi ko, tikman mo itong donut na ito. Grabe, ang lupit itong donut na ito. Imagine mo na lang oras ang inabot namin para lang makuha ko. Sobrang sarap ito. Sobra as in. Makakalimutan ang pangalan mo sa sobrang sarap. Grabe itong pinakamasarap na donut na tikman ko. Talaga upline! Sabi niya, tikman niya. Pagdating niya. Ay grabe, upline ang lupit din itong donut na ito. Sobrang sarap. Totoo ito, walang meron. Sarap talaga upline. Grabe, no? Sabi ko sa'yo, kaya talaga, di ba, sulit yung 2 hours na talaga hinintay namin. Dumating boyfriend niya. Sabi niya, uy, John, tikman mo itong donut na bili-upline. Ako, sarap-sarap nito. Sabi niya, John, ano ka ba yung donut na binigay ko sa'yo last week na umuwi ako ng Bataan? Yun, sabi niya. Pati di ganyan na reaction mo, sabi niya. Ito ba yun? Sabi niya. Sabi ko, oo, oh, yun. Hindi mo kasi in-ABC eh. Kaya tuloy hindi ko naisip na malupit pala itong donut. Eh, kasi si Aplen, grabe ABC dito sa donut na to eh. Kaya tuloy, patikin pala siya pagkagat niya. Ay, grabe Aplen, sobrang sarap. Sabi, Aplen, grabe pati donut hindi ABC. O, diba? Pagkagat niya, ibig ko sabihin, parehas na donut yun. Same brand. Pero ito, hindi niya in-ABC. Kaya nung tinikman niya, parang wala lang. Pero ito, dahil in-ABC ko, binilk up ko, nung pagkagat, ay grabe, sarap nga ito, sobra. Mindsetting ang tao sa inyo. Nakuha niyo? Yes. So kung ikaw, nagbit-bit ka ng tao dito, actually, kahit na yung first yung magsasalita sa harap, eh, hindi ganun kagaling. O pagbubaguan pa na nag-speaker. I-build up ko na todo sa first time mo, maniwala ka sa akin paglabas, ang galing yung speaker, oh. Ay grabe, siya sa pinakamagaling na speaker dito. Alam mo, grabe yung tao na yan. So, ibig sabihin, ikaw, kailangan, binibuild up mo. Bakit? Kasi pag binibuild up mo, mas makikinig yung tao. Example, nagsama ka ng kliyente. Sabi mo doon sa advisor. O client, advisor, ito nga pala yung client ko. Client, ito pala advisor ko. Yung speaker natin. Speaker, ito nga pala yung first time ko. O yun, motivate mo yan, ha? So, ano mararamdaman ng kliyente? Parang siya yung mas importante, yayabang siya. Tama, mali. Pangalawa, kliyente, hindi niya papakinggan yung advisor kasi sino ba itong tao na ito? Pero pag pinakita mo na importante yung tao, kunyari, may nag-speaker, example lang, example yung speaker, kunyari, Sir Dan, example, alam mo, grabe, hindi pa siya dumarating sa build-up mo, napapamember mo na yung tao. Wala pa siya, hindi pa niya. Yung ba tipong pag nakita pa lang dulo ng book niya, baliw-baliw na siya kay Sir Dan, bakit sa kwento mo pa lang, nabaliw na siya eh. Nako nyo? Yes. Example, sabi mo, alam mo, grabe ito, alam mo, grabe ito, speaker na ito, bihira na ito mag-speaker dito. Pero kahit na every other day siya speaker dito. Alam mo, grabe ito, tao ito, sobrang busy ito, swerte tayo dahil siya yung speaker ngayon. Kasi alam mo ba, ito talaga yung naging dahilan kung bakit ako nagka-interested sa negosyo na ito. Grabe na, napakinggan ito, sobrang sipag, dati lang ito, nagkikita na ganyan-ganyan, mangyari ganito. Ngayon, grabe ito, may Ferrari na siya sa mga ganyan, magkano kinikita niya, ikaw magsasabi ng accomplishment niya. Alam mo, grabe, pag ito napakinggan mo, hindi pa siya tapos sa seminar, mapapajoin ka na talaga. Grabe. Grabe. Kanyari, example lang, sabi ko, parang hindi naman masyado. Kanyari, meron kayo na parang hindi naman, ano, magkaling yan, pakinggan mo, magkaling yan. Mag-stand firm ka doon sa sinabi mo, maniwala ka sa paglabas, ay grabe, malupit talaga yung speaker na yun, paglabas, gano'n na rin yun. Ang tawag doon, ABC rule. Nakukuha niyo po? Yes! So guys, para alam niyo, makapag-create kayo dito na mas marami pang speakers. Kasi pag mas maraming speakers, since may office kayo, kahit na everyday, 2 times a day po, pwede kayo magka-seminar dito. Ang kailangan magawa niyan, yung bridge, pa nagsalita ang speaker, tinatawag pa lang speaker, di ba, may introduction. Pag in-introduce kanina, katulad si Ruru, di ba, in-introduce ako, dapat pa nagsasalita pa lang si Ruru, may maganda siyang sinasabi kanya, pinapalakpakan niyo. Nakuha niyo, eh wala naman ako nakita kung malakpak sa kanya. Tama, mali, pero sa totoo lang, ang dami niya sinabing maganda. Tama? Yes. Okay, kasi minsan tayo, di ba, hindi naman magaling, eh kung kaya mag-speaker, kala mo na. Ah, mali. Bisa nung maarte ka pa pili ng pili ng speaker, hindi mo kaya magsalita sa harap.
So kailangan, ikaw, kung ano nakikita mo tao dyan sa harap, hanapin mo yung ganda ng sticker. Sino ang dami sinabi kanina, yung sinabi niya, di ba, parang dati, ano ko, nag-work ako as officer, hindi sapat, ganto, ganto. Pero sa Royal, yun na dapat, yes, palapakan kayo doon. Nakuha niyo ba? Yes! Actually, dapat may timing naman. Hindi lang kung pwedeng basta lang kayo pumapanak. Baka naman sinasabi lang na speaker, ang product po natin ay gluta tayo. Ay, grabe yung mga tao! Grabe, dito po ng bagong buwan. Ay, grabe. So, alam mo yung gano'n? Nakuha niyo po? Yes. Pasampo lang niyo ako ng malakas sa palakpak. Ganyan ang energy ng crowd. Kahit sinong speaker ang tumapat dito sa harap, maniwala kayo sa akin. Walang first timer na hindi lalabas na po ako. Yes! Yes! Remember, this is actually a teamwork. Huwag kayong magkanya-kanya kasi isa lang tayo, di ba, Royal Family? So, ibig sabihin, dapat, we work as a team. Pag may speaker, hindi lang speaker ang gagawa ng convincing. Kailangan tumutulong ang audience at malaki ang participation ng audience. Ako po, ano? So, ikaw, malaki ang participation mo as the bridge. So, palakpakan nyo naman. Ang dami dito po mga distributor, ang dami mga speakers dito na willing to speak, na magsalita, i-share yung galing nila, i-share yung kanilang wisdom, especially yung pag yung sa about this business. So kung lahat tayo po eh magtutulungan para talaga tangkilikin ko sino man ang speaker na nandito. Hindi ako magtataka talaga kasi kung araw kunyari, di ba? Minsan bibitbit lang kayo kung kahit sino yung kunyari, ay gusto ko speaker dito, kunyari galing Pilipinas. Eh, sa totoo lang po, eh, kailan lang naman pumupunta yung mga tao sa Pilipinas dito? Tama, bali? Tama. So, kung once every year lang may pumupunta dito, once a year lang po kayo nabibitbit ng tao. Paano naman kayo magbimilyonaryo, no? Nakukuha nyo? Yes! Alam nyo ba, if you invite every day, if you invite one person a day lang, kahit one person a day lang, you invite 30 persons a month. Sa 30 people na yan, imposible kahit isa o dalawa walang nag-join. So, kailangan, tumibitbit ka, pag kumuko na yan ngayon, huwag mo na sabihin bukas, ngayon na, bitbitin mo na yan. Nakuha niya ba? Yes. Pag sinabi na ngayon, sige ngayon, sige pwede ako ngayon. Ay, teka lang. Ayoko speaker ngayon, bukas ka na lang. Baka bukas, hindi na siya pwede. Nakuha niyo? Yes. Okay, bigyan kayo ng technique. Alam mo kung ano magko-closing dyan, hindi yung seminar mismo. Alam mo kung ano magko-closing? Yung tinatawag na ma'am. Meeting after meeting. Minsan, kahit na hindi naman masyado magaling magkakapresent, pero pag na-close siya ng maganda, napapa-member niyo. Doon pumapasok yung meeting after meeting. So doon ka pa, ano yung meeting after meeting? After the whole presentation, huwag mo munang pauwiin yung first time mo. Bakit? Kasi syempre, pag umuwi na kaagad yan, magulo yan eh. Meeting after meeting, mayroon ka ngayon yung group mo. Then parang, group mo lang kayo mag-o, ano, naiintindihan mo. Papakilala mo sa iba mga tao dito. O may question and answer, etc. Tapos dito ka na nagma-mindset. Dito ka na mag-upwent. Just talk about yourself. Hindi naman kailangan na malaki na yung resulta mo. Example, barkada mo, after ng presentation, sabihin mo lang ganito. O, actually, di ba, ang ganda? Huwag mo tanongin na, maganda ba? Di ba? Parang ako, para sa akin, dapat yung assume na maganda na agad. Ngayon, sabihin mo, di ba, ang ganda, sobra? Ako, kaya ako nung pinakita sa akin ng business na to, hindi na ako yung dalawang isip ng member ako agad. Wala nga ako 1,350 noon eh, pero talagang ginawa ko lang ng paraan. Imagine mo, dito nga nakapunta tayo ng Dubai, ginawan din natin ang paraan yung pagpunta natin dito. Hindi rin naman tayo sigurado kung may mangyayari. Hindi lahat ng nag-upload, pinapalad. Eh ito, naisip ko, magkano lang naman yung 1,350? Kaya alam mo, kahit wala ako pera, pero ginawa ko talaga ng paraan. Tutang may product naman. So may kwento ka, talk about your story. Yung kwento mo, kung paano mo kinuha pag-member mo, etc. Tsaka ito, huwag ka mag-alala, magtutulungan tayo. Kasi ako kahit na part-time lang dito, halos gabi-gabi nandito ko. So kung may mga first time ka, magtutulungan natin. Dapat maramdaman na kausap mo yung sincerity na tutulungan mo rin siya. Yun lang kailangan niya maramdaman. Kasi pag naparamdam mo sa kanya yun, maniwala ka sa akin, mag-join niya. Yes. Nakuha niyo? Yes. So you just have to be sincere. Nakuha niyo po? Yes. So kailangan yung meeting after meeting. After the RPT, huwag munang palang pauwiin yan. Kailangan i-stay mo muna, makausap mo muna yan, or pakilala mo pa sa ibang tao. Importante uli yung tinatawag ng ABC. So pag may nakita ka mga dito leaders, kunyari kahit hindi mo ka grupo, example, meron kang prospect, nakita mo dito si
nakita mo dito si Miss Anne. Okay. Oy, Miss Anne, busy po ba kayo? Madam, may papakilala lang po sana ako sa inyo. Okay lang? Wala naman mag-stop sa inyo dito. That's right. Tama? Hindi ka naman, hindi, ayoko, no? Hindi gagawin naman. Una-una, mag-chismis siya, nasuklala siya, diba? So, basta maganda yung approach. Ay, madam, okay lang po, papakilala ko lang kayo doon sa first time ko. Sige, okay lang. Ay, madam, build up. Ay, first time, ito nga pala si Madam Anne. Siya yung magaling na pre-product demo dito. Actually, siya sa mga successful leaders. Siya rin yung pwede tumulong sa atin kapag ginawa ka negosyo na ko. Dito pag ginawa may business, maraming tutulong. So, si Anne ngayon magsasalita. Alam mo, ganyan, 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 ganyan. So, ato yung nakita mo ni Sir Dani. Sir Dani, busy po ba kayo? Hindi, okay lang. Mag-busy, hayaan mo muna. Baka nakita mo, dami kinakausap, kinukulit mo, huwag naman. Sir Dani, okay lang. Sir Dani, welcome nyo naman po yung first time ko. Si Sir Dani, siya yung pinakatap natin dito sa negosyo. To, grabe itong tao na to, idol ko to, ganyan. Okay, oh sir, ito naman. Oh, nakita mo naman si Miss B. Ay, Ate B, Miss Mam B, meron po ba ginaginan? So, sa Manila po, ganun eh. Alam mo kami doon, yung tao minsan hindi pa napepresenta. Sa dami ng pinakilala, gusto na mag-member. Siyempre, pare-pareso sasabihin, di ba? Ano mo, grabe yung negosyo na to, kung ako sa'yo, mag-join ka na kaagad, kasi sayang yung panahon. Anyway, ganyan, sasabihin. So ako ngayon na first time, somehow, nalakas-loob ko, ay, masaya pala dito, tulungan. Ang dami pala nagtutulong-tulungan dito. So ako ngayon paglabas, yung konting dudakot ka ba ko, hindi yung tinawawa na. Kasi nakikita ko na marami palang tao tutulong. Guys, are you still there? Yes! At alam mo, malupit doon, kapag marami ka nilapitan na kilala, syempre, ito tao na to, she doesn't feel that she's stranger na. Tama, mali? At makikita niya, grabe dito pala, parang dami kong mga kaibigan. Mararamdaman niya, everyday, parang gusto pumunta ng office sa dami kong friends dun. Ang dami kong kachikahan dun. Nakakuha niya? Yes. So you have to know each and everyone. Dapat kinikilala niyo ang bawat isa. Yes. Kung hindi ka mapin kakausap, ikaw na mag-initiate, madama ng pangalan mo. Ito, ano kami, ako pala si ganito, ganyan-ganyan. Para at least, pag pumunta ka dito, marami kang kilala. Nakukuha niyo po? Yes! Pag marami kang kakilala na pumunta dito, may kasama kang first time, kasasabihin ng first time, eh grabe, sikat yung tao na. Kumbasa pa yan! Uy, ano, kamusta? Ay, grabe, kumusta ka na dyan? Ano, sige, magkita tayo mamaya. O, yung first time, masabi ko, grabe, yung tao, kumusta ko, grabe, sikat dito. Hindi niya alam, magkakilala tayo. Gawin ninyo ngayon. Pausapin nyo yung mga tao dito, lahat ng members na nakikita nyo palagi, para pag meron kang bit-bit, kahit wala yung grupo mo, kahit wala yung uplines mo, meron tutulong sa'yo yung mga prospects mo. Yes. Nakukuha nyo? So, palakpakan naman natin. Okay? And then, of course, ABC meeting after meeting, make your prospects list. Listahan ng lahat ng kakilala ninyo. Okay, so dito, importante po, nakalista lahat yan kasi parang grocery yan. Pag wala ka shopping list, may makakalimutan ka, di ba? So, kailangan po, meron kang prospects list. Ililista mo lahat ng kakilala mo. Tapos, pag naglista ka, dapat, nag-prospect ka, it has to be spiral, parang katol. Mula sa loob, palabas. Huwag ka muna kagad, nag-member ka ngayon, iniisip mo na yung prospect ko sa Qatar, sa Oman, yung prospect ko sa Canada. Di ba kung saan-saan ka na mong prospect na malalayong lugar, eh, taga-Dubay ka naman. Ibig ko sabihin, you start with your territory. Actually, ako, nagkaroon lang po ako ng grupo sa iba ibang lugar. Later po nalang, nagsama-sama na lang. Pero nagsimula ako kasi yung territory ko. Start with your territory, parang katol. Mula sa loob, palabas. Kasi kung malayo na agad yung tira mo, una-una, di mo naman mapupunta. Tama, mali. Tama. So, yung nagbabakasakali ka lang kapag nakakuha ka sa ibang lugar na malayo. Pero yung dito ka talaga, teritoryo mo, dito ka magsimula. So, gawa ka ng prospects list. Do you understand? Yes. How to invite? Paano ka mag-i-invite? Pag hindi ka marunong mag-present, mag-i-invite ka lang. Kaya nga, dapat nagbibitik ka ng tao dahil Monday to Saturday may presentation. Ang gagawin mo, dapat magaling ka mag-invite. Paano ka mag-i-invite? Pag nag-invite ka, okay, pag nag-invite ka, dapat, ikaw mag-set ng time, date, and venue. Example, Mari, pwede ka ba tomorrow, 6 p.m? Dito lang sa Manila City Center. Magkita tayo. Bakit? Bago ka, huwag mo tatanungin kung kailan ka ba pwede. Baka sabi niya, next year pa siya pwede. Diba? Pag nag-invite ka, Mari, mag
magkita tayo kung busy ka ba bukas, magkita tayo mga 6 PM dyan lang sa Dairy City Center. Bakit? Kasi meron sa akin offer ng business ng kaibigan ko. Eh gusto ko sana humingi ng second opinion sa'yo. Samahan mo naman ako. You can use the second opinion approach. Alam ko magaling ka sa negosyo eh. Gusto ko lang humingi sana ng opinion sa'yo. Samahan mo ako. Kasi medyo may pinupo siya sa akin business. I find it interesting. Kaya lang hindi naman ako magaling sa negosyo. Eh iniisip ko kasi magaling ka pagdating sa business eh. Pwede mo samahan mo naman ako bukas ng alas 6 ng gabi. Pakilala kita doon sa barkada ko na meron na big time. Yung binibuild up ko na, big time. Nakuha nyo? Kasi may darating na ano bukas eh. Siya yung isa sa mga big time dito sa business na to eh. So, nag-build up ka na. Nakuha nyo po? Yes. So, when you invite, actually maraming style of invitation. Pero ang pinaka-general rule lang dyan, when you invite, you set the date, time, and venue. Bago mo siya imbitahin, dapat alam mo na kung saan kayo magkikita, anong oras, at kailan. And yun, kung pwede tomorrow eh. Oh, how about the day after tomorrow, Wednesday? Ito ko pwede sa Wednesday kasi ano, ganyan-ganyan. O Thursday na lang kaya, 6 o'clock. Ito ko pwede na Thursday. Friday kaya, mauubos din ang Monday ko sa akin. Hanggang sa maubusan na siya na itadahilan sa'yo, sige na nga, magkita na nga tayo. O sige, tomorrow ha, 6 o'clock, magkita tayo. Okay? So, i-close mo na. Ngayon, pag bumuo na yan, umalis ka na, huwag ka na mag-uho. Kasi minsan, di ba, kunyari lang gusto kayo sa phone. O sige, Mari, magkita tayo. O sige, tomorrow, okay na. Ibaba mo na. O sige, Mari, tomorrow, bye-bye. Kitan tayo bukas ay thank kita, expect kita. Para sa akin, huwag ka namang magwentuhan pa yung kung ano ay kumusta sa ganito, ganyan-ganyan. Kasi pag tumagal pa yan, baka maalala niya na, hindi ka lang din. Ano ba yan? Ano ba yung royal-royal na ganito? Marapa kayo mapapagwentuhan. More talk, more mistakes. Kapag umuo na, bukas na kayo magwentuhan. O sige, basta bukas, magkita tayo, 6 PM. O sige, sige, o sige, bye-bye. Uy, marami akong kwento sa'yo, bukas tayo magkita. Sigurado ka magpapakita. Guys, do you understand? Yes! So, pala invite ka, just keep it simple and short. Pagdating dito, okay, ang techniques, di ba, systematic. Pag bit-bit dito, papalik pa lang, nag-build up ka na. Alam mo, grabe yung office dito. Sobrang laki, sobrang ganda. Tapos ganto. Tapos pagdating dito, papakilala ko sa'yo yung isa sa mga top earners dito. Yun na naging inspirasyon ko kung bakit talaga ako nag-stay dito. So, doon ka na nag-build up. Hindi mo pa nakikita ang tao, dapat binibuild up. Di ba alam mo na kung sino speaker ngayong gabi? Kanyang, di ba naka-schedule naman niya? So dapat alam mo na yung background ng susunod na speaker. Ba yung speaker bukas, grabe yun, yung to-to-to-to-to-to-to. I-build up mo na to yung speaker. Ako niyo po? Yes. Guys, are you still there? Yes. Are you learning? Yes. And lastly, pinaka-last na lang po is goal setting. Guys, you have to set your goals. Kasi, isipin mo, imagine a life without a goal. It is just like a basketball without a goal. Ano ba ang goal sa basketball? Makashoot. Paano kung walang goal ang basketball? Di-dribble ka lang ng di-dribble, hindi ka maka... hindi matatapos. Tama ba rin? Yes. So, walang pinagkaiba yan sa isang tao na walang goal. You will just keep on running and running and running around without accomplishing anything. Tira ka ng tira, trabaho ka ng trabaho, pero wala ka na-accomplish kahit isa. Bakit? Kasi wala kang specific na goal. Alam niyo ba kung anong goal niyo? Yes. When you set your goal, make it specific. Example, ano ba goal niyo na gustong-gusto niyo na makuha ngayon? It has to be an obsession. When I say obsession, kailangan nyo yung tatawag na burning desire. Sa Tagalog po, naglalagablab na pagnanasa. It has to be an obsession. Example, pag ikaw may ginol ka, kailangan yung obsess ka doon. Nandun yung burning desire, gigil ka talaga. Example, gusto mo kotse. Dapat alam mo na kung anong kotse ang gusto mong bilhin. Example, gusto ko sasakyan, gusto ko Mini Cooper eh. Alam mo na kung anong kulay, alam mo na kung anong itsura, alam mo na kung ano yung eksaktong itsura. Kung may kasa dito, pumunta ka na sa kasa, sakyan mo na yung sasakyan na yun. Humingi ka na ng quotation, tanungin mo na kung magkano. Dapat it has to be specific. Nakikita mo, nararamdaman mo, naakawin mo. Nakukuha niyo ba? Yes! Nakukuha niyo ba? Yes! Kasi kapag naramdaman mo yan, alam mo, sa totoo lang ako nagkaroon ng mga leaders ko halos sa Pilipinas. Ano yung mga directs ko, mga generals ko? Karami kasi kotse mo na pinipiling. Alam mo ginagawa ko? Tinatanong ko agad sa kanila, anong sasakyan ang gusto mo? Dapat alam mo na, sinasama ko sa kasa. Pinapapili ko na, kailangan alam mo na, dapat malinaw na. Kasi kung ngayon pa lang, hindi ka nalilinawan, pati universe ginugulo mo. Gusto ko Fortuner, o kaya pwede rin Montero, o kaya pwede rin ng Kia, o kaya pwede. Dapat specific lang, ano ba talaga gusto mo? Tapos, kailangan alam mo kung magkano. Para alam mo kung magkano ba yung down payment, okay, kung papa-finance mo ba siya, dapat natatansya mo, papa-finance mo ba? Or magkano ba ang down payment nito?
magkano ko magiging monthly. So, tansyado mo ngayon kung magkano dapat mong kitain. Magkano yung ginugol mo. So, kailangan ko pala ng, let's say, 50,000 dirhams or 100,000 dirhams para ganito-ganito. Nakukuha niyo ba? Yes. Guys, are you still there? Yes. So, you have to set your goals properly. Be specific at kailangan may deadline. Hindi po pwedeng someday bibili mo yung kotse na yan. Someday, magkakaroon ako ng bahay. Someday, yayaman ako, mga kaibigan. Wala pong someday sa kalendaryo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Sunday lang. Okay? So, pag nag-set kayo ng goal, it has to be specific at dapat may deadline. So, ngayon, April na, di ba? What is now your goal until December? It has to be an obsession. It has to be a burning desire. Dapat may gigil. Nakuha nyo? Yes. Gigil ka na makuha mo yon. At dapat bigyan nyo ng deadline kung kailan nyo. Alam nyo ba ito ha, bago ko tapusin to? Meron po ako nabasa sa libro, isang lady swimmer. Pinapag-swim siya from this end to another end. Ito, true to life story to ha. Pinapag-swim siya from this end to another end. Ang atmosphere that time foggy. Parang Tagaytay, parang Baguio. So, nag-swim siya, half mile, kulito siya. Sabi niya, hindi, bukas na lang ha, balik na lang tayo tomorrow, sabi niya sa coach niya. So, the next day, nireschedule yung kanyang training, okay, doon pa rin siya mag-swim, dito pa din. Parehas na parehas, ang difference lang, yung second day, sunny day, maliwanag, maaraw. Alam mo, nung nag-swim tong swimmer na to, nalamoy niya yan, and nabit niya yung record niya, natapos niya yan. Sabi ng coach niya, ano bang problema kahapon? May masakit pa pakiramdam mo. Kasi kahapon, half mile na lang, hindi mo matinapos. E konti-konti na lang. Pero ngayon naman, kitang-kita ko naman, kaya-kaya ko naman palang tapusin. Alam mo, sagot ng swimmer, coach, kasi kahapon, hindi ko makita yung pupuntahan ko. Kung nagkataon lang yung atmosphere ngayon, katulad ng, after 3 kahapon, katulad ng ngayon, hindi ako huminto. Kasi ngayon, coach, nandito pa lang ako, nakikita ko na yung pupuntahan ko. Maliwanag, malinaw. Right. Yes. Simple message that I would like to share in part with you. A goal that is not clear, your heart will not follow. Ang goal na malabo, hindi sumusunod ang puso, hindi sumusunod ang katawan. So once you set your goals, it has to be crystal clear. Malinaw. Ibig sabihin kung goal mong yumaman, dapat nakikita mo ang sarili mong mayaman ka na. Yes! Yes. So, kung nakikita mo may kotse ka na at dinadrive mo na yung kotse na yan. Nakukuha niyo ba? Yes! Okay, now before I end, bago ko tapusin to, did you learn? Yes! Okay, bago ko tapusin to, let me share your story. Ang tanong ngayon, di ba, kadamihan sa inyo, Rock, sigurado ko bang makukuha yung goal na yan? Magkakaroon talaga kaya ako ng kotse in less than a year. Magbilyonaryo ka kaya ako this year. Masasagot ko po yan isang kwento. It's a story about a fisherman and a boy. Mangingisda po at isang bata. Sabi ng bata sa fisherman, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad. Tumingin lang yung fisherman, hindi sumagot. Pangalawang beses, sabi ng fisherman, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad. Tumingin lang po yung mangingisda yung bata, hindi sumagot. For the third time, nagalit na yung bata. Sabi niya, Mr. Fisherman, manong, ilang minuto ko po matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad. Tumingin lang yung mangingisda, hindi ulit sumagot. Sa inisang bata, umalis na, naglakad na. Halfway, may narinig siya sumigaw. Sabi, 15 minutes! Pagtingin niya yung mangingisda, sumigaw. Bumalik siya ngayon. Sabi niya, manong, grabe ka naman, kanina 3 beses ko tinatanong. Kung ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad, hindi ka man lang sumagot. Kung kailan kaligitnaan, tsaka akong sasabihin, 15 minutes. Sumagot yung fisherman. Alam mo, sabi ng fisherman, iho, hindi ko masagot kanina. Kasi hindi ko alam kung gano'ng kakabilis maglalakad. I cannot promise success here. What I can only promise is opportunity. Kasi ang success nasa inyo pa rin yan. Ang pagyaman niyo at pagbibilyonaryo sa negosyo niyan, nakasalalay kung gano'ng kayo kabilis maglakad sa negosyo. Yes. Yes. So, whatever you learn from today, from tonight, hindi to matatapos sa apat na sulok lang ng kwarto. Dahil sa pag-asenso ninyo, tandaan po ninyo palagi, mas marami kayong taong mai-inspire na maging katulad ninyo. So, do your best.
World of Millionaires Pro Royal Business Club. Woo!